tanging ingay na naririnig ni Axel habang nakasandal sa pader sa labas ng bar. Ungol ng mistisang babae na nakikipaglampungan sa madilim na sulok ng iskinita. Ouch! Ano ba? You almost ripe my lips. Halik na nga lang, di pa marunong. My God! Bulyaw ng babae at tinulak ang lalaki. Wait, Trixie, let's do it again. Pagsusumamo ng lalaki. No, I'm tired. Sagot lang ng babae. Lumakad na at akmang sasakay sa magarang sasakyan sa harap niya. Nang habulin siya ng lalaki, yakapin sa likod at biglang lamasin ang hinaharap nito. Ashol, ano ba? Stop! Sigaw ng babae habang nagpupumiglas. Patuloy lang ang lalaki sa ginagawa. Hinahalik-halikan pa nito ang batok ng dalaga. Hindi na niya napigilan ang sarili at lumapit na siya para sumaklolo. Pero bago pa niya mahawakan ang kwelyo nito, ay isang iglap ay napatumba na ito ng babae. Nasa sahig na ito at namimilipit sa sakit dahil sinipa nito ang ari nito. Nakakaawa ka naman? Tigang na tigang ka na ba? Humanap ka ng katapat mo, gago. Sabi pa ng babae at inayos ang hahanggang pig-ing skirt. I will show you, slut. Sigaw ng lalaki. Then go, samahan pa kita. Kita-kita sa korte, ulol. Sabi pa nito at bahagyang sumipa sa lalaki bago sumakay sa sasakyan at pinaktakbo ito ng matulin. Naiwan siyang manghang-mangha sa nasaksihan. Napapapilig pa siya. Nanatili lang siya sa kinatatayuan. Nang mag-aalas 12 na ay tsaka lamang siya pumasok sa bar. Samot-saring tunog ang pumapaibabaw sa paligid. Masikip at magulo sa loob ng bar. Nakakalat ang maseksing kababaihan na gumigiling at umiindak kasabay ng malakas na musika. Hey daddy, wanna dance? Tanong sa kanya ng magandang babae. Nakasuot ng pulang spaghetti strap at luwang-luwa ang dalawang malusog na hinaharap. Puno din ito ng mamahaling alahas. Nang makita niya iyon sa babae, ay tsaka lang nagpa siyang pumayag makipagsayaw. Hinikit siya nito sa gitna ng dance floor, kung saan puno ng mga nag-iindakan. Nagsimula itong sumayaw. Siya naman ay parang robot na sumasabay sa agos ng mga pangyayari. Pinagdidiinan nito ang hinaharap sa kanyang dibdib. Naiilang man ay pinababayaan niya lang itong gumiling sa harap niya. May mga pagkakataong sumasayad ang braso at kamay nito sa kanyang ari, na alam niya namang sinasadya nito. Hinikit niya ito para lalong mapalapit ang katawan sa kanya. At biglang inuob-ob niya ang kanyang muka sa napakabangong leeg nito. Wari mo naman ay sarap na sarap ito sa ginagawa dahil sa bahagyang pagpisil-pisil nito sa balikat niya. Tagumpay ang unang plano. Nakuha na niya ang gusto niyang kunin, kaya naman nagpaalam na siya. Hey babe, can I go to the restroom first? Ani niya. Let's go, I will help you there. Malanding sagot nito. Medyo napaismid siya sa tinuran nito. No, just wait here. And later, I will bring you to the paradise. Malandi niya ding sabi para makatakas dito. Kumislap-kislap naman ang mata nito na gustong-gusto ang sinabi niya. Okay babe. Maikling sagot nito at hinalikan pa siya sa pisngi. Matapos makalabas sa nagkukumpulang tao sa gitna ng dance floor, ay dire-diretso na siyang lumabas ng bar at naglakad na palayo sa lugar na iyon. Nang medyo malayo na siya sa bar, ay dumukot siya sa kanyang bulsa at nilabas ang makintab na kwintas at hikaw na kinuha niya sa kasayaw. Napangiti siya nang makita ang marka na nagpapatunay na totoo iyon. Mission accomplished, Axel. May pambayad ka na ng renta. Bulong pa nito sa sarili at naglakad na pauwi sa kanyang tinutuluyan. Nang makapasok siya, ay pinatong niya ang alahas sa lagayan niya, kung saan may mga iba't iba ding alahas na nakalagay na nakuha niya nung mga nakaraang gabi. Iniipon niya kasi ang mga ito ng isang linggo, tsaka niya binibenta para sa gayon ay makwenta niya ang kinita niya at mabudget ito. Hindi palaging masagana ang misyon niya. May mga panahon na mga fake na alahas ang nakukuha niya.
Kaya naman, sa alahas na nakuha niya ngayon, ay tuwang-tuwa siya. Sa itsura pa lang kasi nito, ay talagang mamahalin na. Siya si Axel Cruz, 27 anyos na. Lumaki sa ampunan at nang umidad ng 15, ay nagdesisyong tumakas para mamuhay mag-isa at malaya. Nang mga panahong iyon, ay akala niya ay napakadaling mamuhay ng mag-isa. At nang makalabas siya, ay di niya inaasahang magiging katakot-takot na karanasan ang naghihintay sa kanya. Natuto siyang mamalimos, mag-ipon ng mga bote at bakal para ibenta, mandukot at magpakyut sa mga bading para magkapera. Hindi madali para sa kanya, pero nang tumagal siya, ay nasanay na rin siya at napagtapos niya ang sarili ng vocational course. Matalino at madiskarte si Axel. Kaya naman, sisiw sa kanya ang mga pinagdaanan. Matatas din siyang magsalita ng English dahil kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa call center. Pero hindi sapat sa kanya ang kinikita niya sa trabaho at gumagawa pa siya ng ibang paraan para magkapera. Dahil para kay Axel, you only live once. Kaya naman, ginagawa niya ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. At ang pinaka nakapagpapasaya sa kanya ay magpanggap na mayaman, kung saan kumakain siya sa mga mamahaling restaurant at nagsusuot ng mararangyang damit. Sa pinagdaanan niya sa buhay, ay ani niya ay deserve niya ang mga iyon. Isa lamang siyang mahirap na nangangarap na maging mayaman. At gagawin niya ang lahat para matupad iyon. Ma'am, wake up! Yugyug sa kanya ng isa sa mga alepores niya. Ano ba, Betty? It's early pa oh. Reklamo niya habang nanatiling nakapikit. But ma'am, your dad just arrived and waiting for you at the veranda to have lunch with you. What? Nandito si daddy? Sigaw niya at biglang napaupo. Yes po ma'am, kadarating niya around 11. Sagot nito. Bakit hindi mo ako ginising agad? Bulyaw niya at humarap sa salamin. At inayos ang buhok, lumabas na siya sa kwarto para puntahan ang ama, kasunod pa rin niya si Betty. Ma'am, kanina pa nga kita ginigising, mga 45 minutes na. Pagrarason ni Betty. Natampal na lang niya ang noo sa sinabi nito. Dali-dali na siyang bumaba sa hagdan at nang makita ang ama, ay nagtatakbo siyang lumapit dito at niyakap ito ng mahigpit. Iha, buti naman gising ka na. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. I missed you, sabi nito at niyakap din siya ng mahigpit. Daddy, my alarm is not working kasi, pagdadahilan niya. Really? I will buy you new one for you, anak, sabi naman ito at hinawakan ang cellphone at tumawag. Jake, will you buy new alarm clock for my daughter? Sabi nito sa kanang kamay. Pero sumingit siya. No, no, daddy. I don't need one. Alarm, sinasabi ko, yan si Betty. Paliwanag niya. Okay, baby. No, Jake, she don't need one. Sabi naman ito. Daddy, ang tagal mo naman po umuwi. Sabi niya na nakalabi. Totoo naman kasi. 3 weeks silang hindi nagkita nito. You know naman, baby, your daddy will work hard to provide all for you. So wag na magtampo. By the way, I bought you this. Sabi nito na nakangiti. At inabot sa kanya ang paper bag ng Louis Vuitton. Kumislap-kislap naman ang mata niya sa nakita. That's the new summer collection ng bag. Kaya naman kahit hindi niya kailangan ng bagong bags, ay napanganga siya. Sa katunayan, ay may mga bags pa siya na hindi nagagamit. Pero iba pa rin talaga pag Louis Vuitton. Habang busy siya sa pagtingin-tingin ng bag, ay may kausap naman ang tatay sa telepono. Baby, I think I need to go. May importante lang na meeting. Paalam nito at agad nang hinalikan ang pisngi at dire-diretsyong naglakad paalis. Gusto pa niya sanang kwentuhan ito sa mga bagay-bagay pero wala na. Laging ganto ang ama. Nag-iisa lang siyang anak at wala na ang mami niya simula nung 5 years old pa siya. Naaksidente daw ito, sabi ng kanyang daddy. Kaya sila lang dalawa ng daddy niya.
pero dahil busy ito sa trabaho ay naiiwan lang siya sa mga kasambahay hanggang sa nagkaisip na siya. Walang umaattend sa mga PTA meeting at family day niya. Kaya naman, para siyang batang walang magulang. Pero hindi na rin niya iniinda iyon. Naiintindihan naman niya ang daddy niya. Ang importante ay hindi ito nag-asawa pang muli. "Betty, ano pa hinihintay mo? Upo na, kain na tayo," sabi niya sa PA niya. Oo, PA. Kahit di naman siya artista, ay may personal assistant na tinalaga ang kanyang ama. Tagapag-ayos ng mga susuotin at kung ano-ano pa. Mas matanda ito sa kanya ng 2 taon at close sila. Sila ang palaging magkasabay sa pagkain. "Hay naku ma'am, habang nakatingin ako ay nabusog na ako," sabi nito. "Naku naku, huwag mo na ako andaran, kumain ka na at maghahanda pa tayo, may lakad ako mamayang gabi," ani niya. Balak niyang magpalipas oras ulit sa bar para lang magpahangin. Nakasanayan niya na nakada nadidismaya siya ay tumatambay sa bar at doon nilalabas lahat ng puot sa mga bagay-bagay. "Ma'am, magbabar ka na naman ba?" tanong ni Betty habang sumusubo ng hotdog at para itong gutom na gutom. "My God, Betty, hinay-hinay lang naman." "Oo, magbabar ako. Ano naman ngayon?" sabi niya na nakataas ang mga kilay. "Hindi mo ba nabalitaan na pinablatter ka kagabi nung nasipa mo sa ari? Dumating kanina yung abogado ng daddy mo at buti na lang inayos na ni Tito ang mga dapat ayusin," sabi nito. "Ah, mabuti naman kung ganun. Dapat lang talaga sipain ang mga manyakis. De, okay na ulit ako lumabas. Okay na pala ang lahat eh," sabi niya na nagkibit balikat. "Hala ma'am, hindi ka ba natatakot? Baka magkasalubong kayo ni Sir tapos gumanti yun," sabi nito habang nang lalaki pa ang mga mata. "E di gawin niya, babasagin ko talaga itlog niya," matapang na sabi niya. Hindi na rin ito nagsalita. Kagaya ng nasabi ay nagtungo nga siya sa bar para magpalipas oras. Usok ng sigarilyo at ingay ng musika ang maririnig mo sa loob. Pinalibot-libot niya ang mga mata para maghanap ng mapaglilibangan. Nang mapadako sa may counter ang mata niya, ay doon nakita niya ang matimpunong lalaki na nakasandal at nag-iikot din ang mata. Nagaya niya ay parang naghahanap ng makakasama. Nang di sinasadya ay nagkatinginan sila sa mata. Nang matiyak niya na gwapo ang lalaki, ay lumapit na siya sa kinaroroonan nito. "Hey, wanna drink?" astig na sabi niya dito. Mukha naman kasi itong masungit. Sure, why not?" sagot nito. Tumaas ang kilay niya. "Ako pa bang manglilibre dito?" isip-isip niya. Dahil nanatili itong nakasandal at parang hinihintay na siya pa mismo ang umorder ng inumin. Pero dahil gusto niya yung katangian nito, ay umorder na din siya. "Psst, give me margarita and sex on the beach please," order niya at binigyan naman siya ng bartender. Binigay niya iyon sa lalaki. Nag-cheers pa sila at saka diretsyong nilaklak iyon. "Hi, I'm Trixie by the way, and you are?" Pinagtagpo na sila ng tadhana. Magiging daan na kaya ito para mapadali ang pagtupad sa pangarap ni Axel? Flashback. Tunog ng alarm ni Axel. Bigla siyang napabangon at nag-inat-inat. Panibagong araw, panibagong pagsubok. "Aja," sabi niya sa sarili. Bumangon na siya para magsipilyo at maligo. Kailangan niyang pumasok sa trabaho dahil 3 araw na din siyang absent. Nang matapos siya maligo, ay nagdire-diretso na nga siya sa trabaho niya. Pagpasok pa lang niya ay binubungangaan na siya ng TL nila. "Ano ba naman Axel? Absent ka na lang ng absent. Niha, niho, ay wala kang pasabi. Hindi naman porke gwapo ka ay magagawa mo na ang gusto mo," sabi ng baklang ulikba. Dahil madiskarte siya at alam niya ang kahinaan nito, ay lumapit siya dito at bahagyang tinaas ang suot na white t-shirt. "Pakikamot nga muna," sabi niya dito at nagpakisap-kisap ang mata nito. At agad lumapit naman ang bakla at nilapat ang 2 kamay sa tinapay niya. "Dito ba Axel?" malandi pa nitong tanong.
Salip na kamuti nito ay palamas-lamas ang ginawa nito. Oo, ano, hindi ka na ba galit? Dito pa. Nilandian pa niya ang boses at medyo binaba ang salwal at pinakita ang puson. Halos lumabas na ang mga bulbul niya. Kahit medyo nadidiri siya sa ginagawa nito, ay pinabayaan na lang niya. Lika sa office ko, gagawan kita ng leave letter para di ka mapinaltihan. Tsaka may sandwich ako doon, baka gusto mo. Wait, timplahan kita ng gatas. Nakangiting sabi nito. Siya naman ay tuwang-tuwa sa inakto nito at lumakad na sa loob ng office nito at nilantakan ang sandwich. Tamang-tama, hindi pa ako nag-aalmusal, bulong niya. Hindi na siya nakapag-almusal dahil sa pagmamadali. Habang nakaupo sa upuan ng bakla, ay pinaikot-ikot niya iyon na parabang siya ang boss. Sarap na sarap naman siya sa pakiramdam. Makukuha din kita, hintay lang, sabi niya. Nang biglang pumasok ang bakla na may dalang gatas, lumapit ito sa kanya at akmang uupo sa kandungan niya. Nang bigla niya itong itulak at tumayo. Wait, medyo nabusog ako, baka mapisa ang alam mo na, palusot niya. Ay, ganun ba? Gusto mo sa akin ka umupo? Sabi na naman ito na may halong pagpapakyut. Wag na, baka di ka makahinga, sabi niya at umupo sa desk nito at uminom ng kape. Nang mapansin niya ang picture ng pamilyar na magandang babae sa table nito, napansin naman nito agad ang tinitingnan niya. Ganda niya, no? Puri nito. Oo, mukha siyang angel. Sino yan? Wala sa ano-anong tanong niya. Ah, si Ma'am Trixie yan. Anak ng may-ari nitong building na nirerentahan natin. Sobrang yaman nila. At nag-iisang anak yan si Trixie. Madami silang mga building na pinaparintahan. Hindi lang dito sa Maynila. Meron din sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at abroad. Kwento nito at binuklat-buklat ang magazine na may picture ng dalaga. Kaso, ayon sa chismis ay wasted daw yan si Ma'am Trixie. Mahilig mag-bar at laging nasa Yuki's Bar sa Guadalupe. Mahilig mag-night out. Palibhasa ay spoiled siya sa daddy niya. Dagdag pa nito. Medyo napangiti pa siya. Palagi kasi siya sa Guadalupe. Dun kasi siya dumidiskarte. Kaso ay hindi sa Yuki's Bar. Hindi kasi siya makapasok doon dahil pang VIP yun. At may 2,000 entrance para makapag-enjoy sa loob. Biglang may ideyang pumasok sa isip niya. Tumayo na siya at naglakad palabas para magtrabaho. Tinawag pa siya ng bakla pero hindi niya ito pinansin. At umupo na sa harap ng computer para tumanggap ng mga tawag. Lumipas ang office hour at nagmamadali na siyang umuwi para maligo at magpagwapo. Paglabas pa niya sa pinto ay nakasalubong niya ang landlady niya. O Axel, may lakad ka na naman? Aba, ang pogi at fresh mo ngayon na. Parang makikipag-date? Puri nito. Ah, hindi naman ate, gigimik lang, sabi niya dito at lumakad na. Pagdating niya sa paroroonan ay saktong 9:00 na. Natagalan kasi siya sa biyahe dahil punuan ang jeep sa ganong oras at sobrang traffic pa. Nakatingin lang siya sa arko ng bar at tinitingnan ang mga taong pumapasok sa loob habang hawak ang 2,000 sa may palad. Nagdadalawang isip siya at para sa kanya ay malaking halaga ang 2,000 para ibayad doon. Pero sa huli ay nagpa siya pa rin siyang pumasok. Dahil wala naman siyang maraming dalang pera, ay umupo na lang muna sa counter para maghintay sa kanyang target. Pinapanood niya ang mga nag-iindakan at mga naglalampungan sa iba't ibang bahagi ng bar. Mayayaman ang mga nasa loob ng bar. Siya lang ang namumukod tanging dukha. Mag-aalas 12 na at uhaw na siya ay hindi pa niya nakikita ang target niya. Nakaupo siya mismo sa lugar kung saan makikita niya ng malinaw ang mga pumapasok ng bar. Nawawala na siya ng pag-asa at parang kailangan niya na lang humanap ng ibang tatargetin para madukutan. Pero nagbigay pa siya ng 30 minutos na palugit. Nang malapit na matapos ang 30 minutos, ay tumayo na siya at pinaikot ang mata sa paligid. Nang mapansin niya ang babaeng kapapasok sa bar, kagaya niya ay parang naghahanap din ito ng tatargetin nang magtama ang kanilang mga mata.
hindi siya maaaring magkamali. Ito ang babaeng kanina lamang ay pinagmamasdan niya sa magazine. Iba ang ganda nito sa personal. Para itong supermodel dahil sa tangkad nito at balingkinitang pangangatawan. Nakita niyang lumakad ito palapit sa kanya habang matamis na nakangiti. Napakapulido ng galaw nito. Halata mong lumaki itong marangya. Wanna drink? Nakangiting tanong ito sa kanya nang hindi siya sumagot. At bahagya lang tumango ay umorder na ito at inabot sa kanya ang inumin. At sabay nila itong tinungga. I'm Trixie and you are? Pakilala nito at inabot sa kanya ang malambot na kamay. Agad na nakita niya dito ay ang suot na bracelet na kulay gold. Agad naman niya itong tinanggap. Sa halip na i-shake hand ito, ay dinampian niya ng halik ang bubong ng kamay nito. Ngumiti naman ito ng matamis. Axel, nice to meet you Trixie. Saan niya dito? Umupo ito sa tabi ng upuan niya. So, are you new here? I've been here every night and it's my first time to see you. Sabi nito. Yes, napadaan lang. Alam mo na nakakasilaw ang maliliwanag na ilaw at malakas na tugtugin dito. This is actually my first time here. Matapat na sabi niya dito. Ganun ba? Let's drink, it's on me. Let's celebrate your first time here, Axel. Sabi nito. Wow, galante. Sa isip-isip niya. Gaya ng sinabi nito, ay umorder pa ito ng inumin at finger foods. Hindi ba nakakahiya na babae ang nalilibre? Sabi niya dito. Hindi naman. Tsaka come on, it's 2021 na. Hindi na uso na puro lang asa sa mga lalaki. May pera naman ako, so why not? Sabi nito at uminom lang ng uminom. So, are you single and ready to mingle? Biglang tanong nito. Yeah, never been in a relationship before. Sagot niya. Totoo naman, hindi pa siya nagkaka-girlfriend. Kung meron man, hindi naman official na niligawan niya. Yung mga babae lang ang nag-assume na girlfriend sila. What? NBSB? It's impossible. Sa itsura mong yan? Sabi nito at humahalakhak. Yes, swear to God. Hindi naman porke ganto ay marami na agad na bibiktima. Sagot niya dito. Hindi naman. Imposible naman kasi talaga. So, bakit? Saad nito. Bakit? Tanong naman niya sa bakit nito. Bakit wala ka pang nagiging jowa? Hindi ka ba marunong manligaw? Tanong nito na parang minamaliit ang kakayanan niya. Hindi naman, ayoko pa, may goal pa ako eh. Kibit balikat niyang sagot. Tumango-tango lang siya. Lumipas ang mga oras na nag-iinuman sila. Medyo nahihilo na nga siya nang biglang hikiti nito ang kamay niya at hinila siya sa dance floor. Parang kilala naman ito ng mga tao doon at binigyan sila ng daan. At nang makarating na sila sa gitna, ay umindak na ito at sinabayan ang musika. At nagpagiling-giling ito sa harap niya. Ginaya naman niya ito at sumayaw din ito. Nang biglang hawakan siya nito sa bewang. Bigla naman siyang napaiktad at di malaman ang nararamdaman. Para siyang nakaramdam ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang kalamnan. Pinagsawalang bahala na lang niya ang naramdaman. At tiningnan ang mukha ng dalaga na busy sa pagsayaw. Parang nag-i-slow motion ang paligid para sa kanya. Nang masilayan niya ng malapitan ang mukha nito na parang alagang belo. Sa kinis at puti, ang mga ngipin nitong pantay-pantay at puting-puti. Wari mo'y tinatamaan na siya sa dalaga. Pinilig-pilig niya ang ulo para bumalik sa kasalukuyan. Maya-maya pa ay bumigay na ang katawan ng dalaga sa kalasingan. Bigla na itong bumagsak sa mga bisig niya at wari mo'y tulog. Naagad niya naman itong dinala sa pwesto nila kanina at pilit na inuupo sa upuan doon. Pero hindi na ito makahulma sa sobrang kalasingan. Binuksan niya ang bag nito at tanging makapal na 1,000 peso bill ang nandoon. Kumuha siya ng 5,000 sa bag. Hindi naman ito pagnanakaw, pangbayad lang ng cab at mga inumin. Bulong niya sa sarili. Naghanap pa siya ng information ito, kung saan ito nakatira. Para sana ay maihatid niya ito, pero walang anumang nakita, kung di susi sa sasakyan. Agad niya na itong hinawakan sa bewang at inakbay sa kanya, para dalhin sa sasakyan. Nang makarating sa parking,
ay bigla siyang pinagpawisan. Diyos mio, alin ang sasakyan mo dito? Desperadong sabi niya. Pinindot niya ang button sa susi at umilaw ang sports car na red. At lumapit na siya doon at sinakay ang babae sa loob ng sasakyan. Bumalik siya sa labas at pinagmasdan ang sasakyan. Wow! Sabi niya. Hinawakan niya pa ang gilid noon na para bang tinitingnan kung maalikabok. Dinrive na din niya iyon at umuwi sa tinutuluyan niya. Uy! Nice car! Bah! Parang bigatin ang nabingwit mo ngayon na. Sabi ng binatang anak ng landlady niya. Medyo uminit ang anit niya sa tinuran nito. Nako, siguradong tiba-tiba ka dyan. Buntisin mo na agad para wala ng takas. Dagdag pa nito. Umikot na siya sa kabilang bahagi ng sasakyan para kuhain ang tulog na dalaga. Sinigurado niyang nakalak ang sasakyan bago pa niya buhating tuluyan ang dalaga. Dahil medyo uso ang kawatan sa iskinita nila. Uy Axel, parang pamilyar sa akin yung bitbit mo ah. Muling satsat nito. Sinasadya na nga niyang hindi ito tugunin para walang mahabang usapan. Ay daig pa nito ang chismusang kapitbahay sa pagiging mausisa. Ah, baka kamukha lang. Sige ha, pasok na kami. Sabi na lang niya. Kahit nahihirapan siya, ay nagawa niyang buksan ang pinto na hindi humihingi ng saklolo sa anak ng landlady. Ash, bigat! Reklamo niya nang tuluyan na niyang naihiga sa sofa ang tulog na dalaga. Pinagmasdan niya ang mukha nitong parang anghel na natutulog. Mahaba ang mga pilik mata, matangos ang ilong, at mapupula ang mga labi. Wala itong kahit kunting kolorete sa mukha. Kaya naman, litaw na litaw ang tunay nitong kagandahan. Bahagyang nakabuka ang mga labi nito. At para siyang minamahika at inaakit na halikan ito. Unti-unting yumuyuko ang kanyang ulo. Pero sa bandang huli ay napigilan niya ito. Hinikit niya ang upuan sa kabilang bahagi ng sala at umupo mismo sa harap ng dalaga. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng dalaga. At nang mapadako siya sa may dibdib ay medyo litaw ang cleavage nito. Biglang nag-init ang tenga niya nang makita ang malulusog nitong dibdib. Para siyang spring na biglang napatayo at kumuha ng blanket sa kwarto para itabon sa kabuuan nito. Umupo siyang muli at nag-isip. Sa totoo lang ay wala sa plano ang mga nagaganap. Plano lang naman itong makilala at kagaya ng mga kaganapan noong nakaraang gabi, ay makuhanan ito ng mga mamahaling kagamitan para ikalakal. Hindi niya inaasahang para itong magnet na magiging kadikit niya sa gabi. Napaisip rin siya sa sinabi ng anak ng landlady. Paano nga kung buntisin niya ito? Baka ito na nga ang susi niya sa kanyang pangarap na maging mayaman. Pero sa kabilang dako ng kanyang utak at puso, ay namumuo ang salitang konsensya. Tunog ng orasan na nakasabit sa kanyang babahan. Napatingin siya dito, mag-aalas tres na ng madaling araw. May nabuo na siyang mga plano. Agad niyang binuhat ang dalaga sa kwarto at hiniga sa kama. Nagtungo siya sa CR at naghubad ng damit. Sa kirot ng ulo at sa ingay ng paligid ay nagising si Trixie. Umiingos-ingos siya at nagbanat. Nang biglang napabangga ang kamay sa kahoy na headboard ng katre. Matigas iyon. Kaya naman, nagulat siya at napamulat. Umikot-ikot ang mata niya sa paligid. Kulay asul ang paligid ng kwarto, maraming libro sa lamesang nasa gilid noon. At may mga Gundam na laruan sa isang istante. Nakaramdam siya ng nanunuot na lamig sa katawan. Pagsilip niya sa katawang nababalutan ng kumot, ay wala siyang saplot. Doon na siya nagpanik at napasigaw. Wah! Sigaw niya sabay sipa sa katabi. Napasigaw din ang katabing nalaglag sa sahig. Tumayo naman siya at hinikit ang kumot na pinagsasaluhan nila ng katabi. Tumayo din si Axel na hubot-hubad. Sumigaw muli ang dalaga dahil tumambad sa harapan niya ang gising na espada ng lalaki.
Nakakaawa! Shit! Sigaw niya, sabay takip sa mga mata. Napatingin naman ang lalaki sa tiningnan ng dalaga at agad na sinuot ang boxer na nakapatong sa tabi ng lampshade. Ano ba? Bakit tayo nakahubad? Tanong niya. Kahit obvious na ang mga nagaganap, di mo ba natatandaan ang mga nangyari? Sagot naman ni Axel na ang ibig sabihin ay may kailangan siyang alalahanin. Siya naman ay parang tangang inalog-alog ang ulo. Wala akong maalala. Matapat na sabi niya. Wala naman talaga siyang maalala, kundi sa sumayaw-sayaw sila sa gitna ng dance floor. Tinanong kita kagabi saan kita ihahatid, pero tumatawa-tawa ka lang. Hindi ko naman alam ang password ng cellphone mo, kaya wala akong natawagan. Kaya inuwi kita dito sa tinutuluyan ko, kesa naman mapahamak ka, sabi ni Axel habang nagsusuot ng t-shirt na puti. Umikot muli ang kanyang mata sa loob ng silid. Hindi makalat ang kwarto. Kahit na lalaki ang nakatira, ay naka-organize ang lahat. At makikita mong malinis at walang bahid ng anumang alikabok. Elegante din ang paligid. And then, mataray niyang sabi. And then, when I put you in the bed and I'm about to go out para matulog sa sala ay hinikit mo ako at hinalikan. Siyempre kagaya mo ay lasing din ako, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. At yun na nga, sabi nito na pinutol niya. Hep, wag mo na i-detail, nakakahiya, sabi niya sabayakap sa sarili. Hinay-hinay niyang kinuha ang mga saplot na nakakalat sa sahig at nagtatakbo sa CR. Tili niya sa loob ng CR. Ang bobo mo, paano na ngayon? Wala ka nang pinanghahawakang kipay. Sermon niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Binatok-batukan niya pa ang ulo at nang magsawa siya, ay nagbihis na at lumabas ng CR. Pero bago pa siya nakalabas, ay bumuo siya ng plano. Kailangang panagutan siya ng lalaki sa mga posibleng mangyari. Kailangan niya itong kilalanin ng tuluyan. Paglabas niya ng CR, ay wala na ang lalaki sa kwarto. Tiningnan niya ang mga gamit doon. Mukhang wala itong pamilya, dahil wala man lang isang litrato itong nakadisplay sa kwarto. Nang wala naman siyang makitang kung ano, ay lumabas siya ng kwarto. Tamang-tama, sinalubong siya nito. Tara na, kain na tayo, sabi nito at tumalikod na. Dahil pasado alas 11 na, ay kumakalam na rin ang sikmura niya. Dumulog sila sa hapag. Umupo na ang binata habang siya ay nanatiling nakatayo at nakatingin sa hinanda nitong pagkain. Ang palaya na may itlog at tusino ang nasa hapag. Mukha naman itong malinis, pero hindi kasi siya sanay na dadalwa ang putahing nakahanda. Sa mansyon niya kasi ay 4-6 na putahe ang hinahanda ng chef nila. Nang mapansin itong nakatingin lang siya, ay kumunot ang noo nito. Hindi ka ba kumakain ito? Sorry, yan lang nakayanan ko. Hindi kasi ako kagaya mo na may silver na kubyerto sa bibig, sabi ng lalaking nakapagpakunot din ng noo niya. At biglang napahawak sa mga labi. Wait, nasaan? Parang sirang tanong niya na hinahanap niya ang silver na kutsarang sinasabi nito. Humalakhak ito, napahawak pa sa tiyan. Ang mayaman ba ay hindi tinuturuan ng figure of speech? Ang ibig kong sabihin ay, hindi mo ako kagaya na nakakaangat at maalwan ang buhay, sabi nito. Medyo nahabag naman siya sa sinabi nito. Ah, ganun ba? Okay lang sa akin yan. Kaya ko din naman sumabay sa mga kagaya niyo, sabi niya. Sanay din naman siya makisama sa mahihirap, dahil nasanay na nga siyang puro katulong lang ang kasalamuha. Minsan ay sumasabay siya sa pagkain ng mga ito, at minsan naman ay sumasama siya sa yaya niya pag nagdi-day off, at doon ay nakikita niya ang pamumuhay ng mga ito. Umupo na siya at nagsimulang kumain. In fairness, masarap ang luto nito at hindi mulasa ang pait ng ampalaya. Habang kumakain, ay hindi niya maiwasang magtanong. Pananagutan mo ba ang nangyari sa akin? Bigla niyang tanong.
Napaubo naman ito at nasamid. Inabutan niya ito ng tubig. Bakit, ayaw mo ba? Alam mo ba na kaya kitang ipapatay ngayon din? Pananakot niya dito. Kita naman niya ang sunod-sunod na paglunok nito. Trixie, paano naman kita pananagutan? Mayaman ka at mahirap lang ako. Ano ang ipapakain ko sa'yo? Damo? Biglang sabi nito. Nakakaawa ang pagkakasabi nito, kaya naman para na namang hinaplos ang kanyang puso. Hindi ko naman sinabing buhayin mo ko. Hindi ako titira dito, no? No way, over my dead body. Maarting sabi niya. Bibigyan kita ng trabaho, pero kailangan mo mag-apply. And today is your interview. Answer me honestly, okay? Sabi niya dito at tumangutango lang itong parang robot. Okay, tell me about yourself. Paunang tanong niya. Napakamot pa ito sa ulo at huminga ng malalim. I am Axel Cruz, 27 years old, and I came from orphanage. Walang interesting na bagay tungkol sa akin. I live on my own since I was 15. I support my study and graduate 2 years vocational course. Walang kagatol-gatol na sabi nito. Gayunpaman, ay namangha siya sa sinabi nito na nabubuhay itong mag-isa. Dahil siguro kung wala ang daddy niya, ay patay na siya ngayon. Or kung hindi man, ay baka patay gutom. Okay, nakuha mo ang virginity ko. Paano mo ito mababalik sa akin? Wala sa pag-iisip na sabi niya. Para naman itong biglang nanigas sa kinauupuan nito at sumimangot. As far as I know about science, hindi ko na mababalik yun, Trixie. Sabi pa nito na parang matataing pusa na namimilipit. Okay. But still, dahil nakuha mo ito, ay magtatrabaho ka sa akin. Matigas na sabi niya. Kailangan niya itong iposa sa kanya para hindi siya nito takasan. Ano naman ang magiging trabaho ko? At magkano ang sweldo? Biglang tanong nito. Magiging boyfriend kita from the meantime. And then, kikilanin natin ang isa't isa. At pag nagkakilala na tayo, ay magpapakasal tayo. Ang sweldo ay magiging kahati kita sa lahat ng mamanahin ko from dad. Saad niya. Oo, martir na kong martir. Pero iba kasi ang pakiramdam niya sa lalaki. Parang sa maikling panahon, ay magaan na ang loob niya dito. Kumpara sa mga lalaking nakilala niya. At sa katangian nito, ay hindi imposibleng ma-inlove siya dito kung bibigyan pa siya ng kunting panahon. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang mo? Dagdag pa nito. Tsaka lang niya naalala ang daddy niya. Kaya agad niyang hinanap ang cellphone niya. Wait, nasaan ang cellphone ko? Nagagahol na sabi niya. Ha? Nasa bag mo, dun sa couch. Sagot naman ito. Agad naman siyang tumayo at kinuha ang cellphone. 70 plus missed call at 54 messages galing sa yaya, PA at daddy niya ang nandoon. Napatampal siya sa kanyang noo nang mabasa ang unang mensahe na nabuksan. I'm coming, Trixie. Ang laman ng mensahe galing sa kanyang ama. Nang biglang may sunod-sunod na malalakas na katok sa pintuan. Naalala ni Trixie yung GPS na nakakabit sa sasakyan niya. Bigla ay nahampas niya ang noo niya. Ano ba nangyayari, Trix? Tanong ni Axel sa kanya. Napataas ang kilay niya nang marinig ang tawag nito sa kanya. My dad traced me and he is outside, sabi niya. Bigla itong natuod at halatang kinabahan. Wait, pagbubuksan ko na, sabi nito. Huwag muna, magpalit ka muna. Sabi niya, sabay turo sa pangbabang bahagi ng katawan nito. Naka-boxer lang kasi ito. Nang mapansin nito ang tinuturo, ay tumakbo na ito papasok ng kwarto at walang ilang segundo ay nasa harap na ito ng pinto. Binuksan na nito ang pinto. Niluwa niyon ang daddy niyang nakasimangot. Trixie Samantha, what do you think you're doing? Ano na naman to? I'm in Hong Kong last night and I had to fly back here just to pick you up from this kind of place. Sermon nito. Siya naman ay nanatiling nakatungo. And who is this man?
Dagdag nito, "Good morning, sir. I'm Axel Cruz and I'm her boyfriend." Biglang sabi ni Axel. Maging siya ay nagulat sa sinabi nito. Naka-extend pa ang kamay nito sa harap ng ama na nag-aalok ng shake hands na hindi naman ito tinanggap. Kaya binababa na lang din ito ang kamay. "What? Really, Trixie? You're dating this man? Since when? Bakit hindi ko alam?" tanong nito. "Dad, paano mo naman malalaman? Palagi kang wala. Wala kang alam sa mga nangyayari sa akin, remember?" Biglang bara niya dito. Umikot-ikot ang mata ng daddy niya sa loob ng apartment ni Axel. "And yeah, Dad, he is just a simple man, living alone and from the orphanage." Sabi niya dito. "I don't care kahit sang orphanage pa siya galing. Let's go." Biglang sabi nito. Agad naman niyang pinulot ang mga gamit niya na nakalapag sa sofa at lumapit na sa ama. "Call me later." Sabi niya dito. Nag-iwan siya ng calling card sa sofa. Tumango naman ito sa kanya. "No, Samantha, stop it. Break up with him now." Matigas na sabi ng ama. "But Dad," reklamo niya. "No buts, alam ko makakabuti sa'yo." Bulyaw pa nito. "May nangyari sa amin. Paano kung buntis ako?" Sabi niya na parang tanga. Wala na kasi siyang maisip na sasabihin. "Are you threatening me, Samantha? I can raise the child just like what I did to you." Sagot ng ama niya. Buong akala pa naman niya ay magbibigay ito ng konsiderasyon since babae siya. "And sex is just a sex. You are young at madami pang naghihintay sa'yo." Dagdag nito. "I love him, Dad." Pagpupumilit niya. Kita niya na napatingin sa kanya si Axel. "Sir, I will do everything for your daughter and I will take the responsibility." Sabat ni Axel. "I'm not talking to you. Let's go, Samantha." Malakas na sabi nito at hinawakan siya nito sa kamay at kinaladkad at sinakay sa sasakyan. Naiwang tulala si Axel. Maya-maya ay may pumasok na parang abogado sa loob ng apartment niya at pinakitaan siya ng pera. 100,000, tigilan mo na ang anak ni sir kung ayaw mong gumulo ang buhay mo. Sabi nito at hinagi sa sofa ang pera at umalis na. Siya naman ay sinara ang pinto at pagkatapos ay tinakbo ang pera sa sofa at inamoy-amoy. Niligpit lang niya ang pinagkainan nila ni Trixie at naligo na. Matapos maligo, ay tinext niya ang baklang TL niya sa trabaho. "Axel, asan ka na naman ba? Absent ka na naman?" Bungad nito sa telepono. "I resign." Diretsyong sabi niya. "What? No, I will make you another letter. Just don't resign." Biglang amo ng boses nito. "No, I have to go on vacation." Mayabang na sabi niya at pinatayan na ito. At tumayo na. Kinuha niya ang mga alahas na naipon niya sa nagdaang linggo at nilagay sa bag pati ang perang galing sa daddy ni Trixie. Lumabas na siya ng bahay at nagtungo sa suki niyang bumibili ng mga alahas sa isang jewelry shop sa mall at binenta ang mga alahas. Napanganga pa nga siya nang malamang ang kwintas na nakuha niya ay nagkakahalaga ng 80,000. "Tiba-tiba ka na naman," bulong niya sa sarili. Pagkakuan ay dumiretso siya sa bangko at idiniposit ang pera sa kanyang savings account. 3 months allowance na yon sa kanya. Hindi na muna siya kakayod at maghahanap na lang siya ng magandang trabaho na hindi mahahagard kagaya sa call center. Nag-ikot-ikot muna siya sa mall at nagtingin-tingin ng magagandang bagay. Nagtungo siya sa grocery at bumili ng mga kailanganin sa bahay. Ulam, snack at alak. Plano kasi niyang magpakalasing sa tuwa. Siyempre mag-isa. Wala kasi siyang kaibigan na makakasamang mag-inom o makakakwentuhan man lang. Nang makarating sa bahay si Trixie at ang daddy nito, ay hindi pa rin ito tapos sa kakatalak. "Makinig ka sa akin, kahit ngayon lang. This is not good for you. Love is just temporary. When the time comes na wala na siyang mapakain sa'yo at puno na kayo ng problema,
ay hindi na love ang mararamdaman mo. Frustration na anak, believe me. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sermon pa nito. Habang sumusunod sa kanya, papasok ng kusina para kumuha ng tubig. Dad, stop, please. Sabi na lang niya. Naririndi na kasi siya sa bunganga nito. Nang makainom siya, ay nagtungo na siya ng hagdan. Betty, prepare my bathtub, please. Sigaw niya sa PA niya. Magsasalita pa sana ang daddy niya, pero inunahan niya na ito. Dad, let me rest. I'm tired and hangover. Saad niya. Okay, but please reflect. You are not belong to him. You have to think about it for God's sake. Sabi nito at hinalikan siya sa noo. Siya naman ay umakyat na sa kwarto para magpalamig. Saan ka ba kasi galing? Alalang-alala ko sa'yo. Sermon din ni Betty. Please Betty, not now. Matamlay na sabi niya at naghubad ng damit at lumusong na sa bathtub. Your dad almost bite us all. Even the driver almost fired him. My God, this is your first time to sleep other person's house. Sabi nito at umupo sa couch malapit sa bathtub. Let me sleep. Please shut up. Masungit na sabi niya. Lumipas ang 3 araw ay hindi pa rin siya tinatawagan ng lalaki. Kaya nagpapanik na siya. Para siyang asong ninakawan ng buto. Hindi naman siya makaalis ng bahay dahil ang akala niyang 2 oras na itatagal ng ama niya sa bahay ay umabot na ng 3 araw. Unang beses nangyaring tumagal ito ng 1 araw sa bahay nila. Totoo na siguro ang sinabi nitong tututukan siya nito this time. Para tuloy siyang high school na grounded matapos mahuling nakikipag-make out. Lalabas siya sa may gate para sana kunin ang in-order niyang pagkain. Dahil nag-text na ang delivery man. Nang bigla siyang sitahin ng amang nakaupo pala sa sala. Hep, saan ka pupunta? Sabi nito, napakamot pa siya sa ulo. Dad, I will just pick up the food I ordered. Sabi niya at inirapan ang ama. Then Betty, ikaw na ang kumuha. Utos nito kay Betty na nakasunod sa likod niya. Come here, let's talk. Sabi pa nito at tinap ang sofa para umupo siya. Sinunod naman niya ito. What? Walang gana niyang tanong. I see that you behave for 2 days. But anak, hindi naman pwedeng bantayan kita dito araw-araw. I need to go to work. Marami at tambak na ang mga papel sa opisina ko. Kaya kailangan ko din umalis. At dahil behave ka naman at may tiwala ako sa'yo, ay papasok na ako today sa trabaho. Sabi nito. Dad, bahala ka. Kahit naman nandito ka sa bahay, puro computer at cellphone lang inaatupag mo. Nandito ka man o wala, it doesn't matter. Seryosong sabi niya. Huwag ka na magtampo. Anak, kailangan kong isecure ang future mo bago ako magretiro. Hindi na ako bumabata anak. At hindi ako makakapayag na hindi ko matupad ang pangarap ng mami mo na hindi ka makaranas ng karangyaan anak. Sabi pa nito. Gustong gusto niyang sumigaw na hindi naman karangyaan ang gusto niya. Ang kailangan niya ay ang aruga nito. Gusto niyang maramdamang may kasama siya at hindi nag-iisa. Hindi naman niya kailangan ng mga mamahaling bagay dahil mula pagkabata niya ay ang pag-aalaga at oras ng daddy niya ang palagi niyang gustong matamasa. Okay, I will behave. Sabi na lang niya. Gustuhin man niyang sumbatan ito ay wala siyang lakas ng loob. Salamat anak at naiintindihan mo ako. Huwag ka na makikipagkita dun ha. I love you. Sabi nito at hinalikan siya sa pisngi. I love you too. Sagot niya dito. Tumayo na ito at nagmadaling umakyat sa kwarto. Pinagkukuha ang kailangan at parang lumilipad na umalis na dala ang attache case nito. Oh, itong milk tea mo at chicken wings, kain na. 3 araw ka nang matamlay. Sabi nito nang biglang may pumasok sa isip niya. Halika, halika. Dali-dali niyang hinikit paakyat sa kwarto niya si Betty at umupo sila sa kama. Habang nilalantakan niya ang chicken wings, ay nakatitig siya sa PA. Nag-iisip kasi siya ng paraan
paano ito tatanungin nang hindi ito nagfi-freak out? Ano ba yan, Trix? Ano kasi yun? Magtititiga na lang ba tayo dito? Sabi nito na naiirita na. May itatanong ako sa'yo, pero bago yun, huwag kang magfi-freak out ha. Tapos huwag kang uwi, sabi niya. Oo, sige, promise, dali na, naiihina ako, sabi nito. Paano mo ba malalaman na buntis ka? Tanong niya. Ah, pag malakas kang kumain. Walang bahalang sagot nito. Napatingin ito sa kanya habang sinisip-sip niya ang buto ng chicken. What? Buntis ka? Sir, may I take your order? Tanong sa kanya ng crew sa Greenwich. Bigla siyang natauhan. One lasagna and a pineapple juice please, sabi na lang niya, at umalis na ito. Siya ay napatitig muli sa cellphone at calling card na hawak. Kanina pa kasi niya iniisip kung tatawagan niya ba si Trixie o kakalimutan na lang niya ito at maghahanap ng ibang target. Pero sa kabilang dako ng kanyang puso ay hinahanap-hanap niya ito. Maya-maya pa ay nakabuo siya ng desisyon. Ha? Buntis ka? Bulalas nito at napatayo pa. Bigla ay nilapitan at binusala ni Trixie ang PA na si Betty. Napalakas kasi ang pagkakasabi nito. Ayaw niyang marinig sila ng ibang katulong at maging laman ng chismis sa mansyon. Hindi ko rin alam, kaya nga ako magpapabili ng pregnancy test, diba? Para malaman ko rin. Iwan ko ba, di ko naman alam kung paano mabuntis, no? Paliwanag niya dito. Parang nawala ng huwesyo si Betty. Napaupo sa kama. Sinuko mo na pala ang bataan? Ang akala ko pa naman ay kasal muna bago tsuktsak. Nanlulumong sabi nito. Hindi ko rin naman inaasahan na malalasing ako nung sex on the beach na yun. Totoo yung sex pero hindi sa beach, sabi niya. Napangiti pa siya ng maalala na may nangyari sa kanila ni Axel. Eh, paano na yan ngayon pag nabuntis ka? Magiging yaya naman ako ng anak mo. Yaan mo naman akong maghanap ng makakainom ng sex on the beach, Trix, sabi pa nito habang madramang niyuyugyug ang balikat niya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kinabahan naman siya nang makitang unknown number ito. Wala kasing tumatawag sa kanyang ibang tao maliban sa daddy niya at mga tauhan niya na nakasave lahat ng number dahil sa pangangalaga ni Betty. Bigla siyang na-excite nang maalala ang nag-iisang taong hinihintay niyang tumawag. Walang iba kundi ang magiging daddy ng anak niya. Tumayo si Betty para kunin ang cellphone niya na nakapatong sa side table. At para siyang si The Flash sa bilis ng kilos. At unahan si Betty sa pagkuha ng cellphone. Karaniwan kasing si Betty ang sumasagot ng mga tawag para sa kanya. Kumunot ang noo ni Betty at sumisinyas kung sino yun. Nagpakawala siya ng mahinang tili bago niya sagutin ang telepono. Hello? Maarte at mahinhin niyang sagot sa kabilang linya. Hello? Nang marinig ni Axel ang boses ng dalaga sa kabilang linya, ay biglang kumalabog ang kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng excitement na hindi naman niya noon nararamdaman pag nakikipag-usap sa konsinong babae. Hey, hello! Ulit nito sa kabilang linya. Bigla siyang bumalik sa diwa. Hello, just making sure if it's really you, biglay sabi niya. Nakarinig pa siya ng kaunting ingay na parabang mga babaeng nagtitilian bago muling magsalita ito. It's me. Akala ko nawala ka na lang na parang bula at wala nang planong kumontak pa. Are you threatened by my father? Saad nito. No, of course not. I'm really serious about your tricks. I just need some time to think, palusot niya. To think what? Tanong nito. Maraming bagay, tricks, sagot niya. Bagay? Kagaya ng ano? Tell me, maybe I can help in any way, sabi nito. Bigla-biglay may pumasok sa isip niya. Na baka tama ang daddy mo. Langit ka nga, lupa ako. And I can't give everything that you want. That drama niya na pinutol nito. Wait, let's talk personally. Let's meet. Where are you? Sabi ni Trixie. Nasa Mega Mall, sa Greenwich, sabi niya.
Hindi na rin siya nag-atubili pang sabihin sa dalaga kung nasaan siya. "Just wait a little bit and I'll be there," sabi nito at pinutol na ang tawag. Siya naman ay napangiti. "Magkikita ulit tayo," bulong niya sa sarili niya at mabilis na nilantakan ang lasanya. Nasa Ayala lang ang bahay ni Trixie kaya wala pang 3 minuto ay nakarating na ito. Para itong artista na naglakad palapit sa kanya, kasunod ang PA na may dalang tablet. Napatayo naman siya at kinawayan ito. "Axel!" sambit nito at lumapit sa kanya at hinalikan ang kanyang labi. Mabilis pero madiin ang halik. Nakamulat pa nga siya sa gulat. Nang makahulma siya, ay hinikit niya ang upuan para upuan nito. Nauna nang umupo ang kasama nito. "Oops, Betty, no, not here. We have to talk about serious matter. To the other table, please," sabi nito. Napatayo naman bigla si Betty. "By the way, Axel, this is Betty, my PA and my best friend," sabi ni Trixie. Nagpalitan lang sila ng ngiti at lumipat na din ng table si Betty. Umupo na nga si Trixie at huminga ng malalim, na para bang pagod na pagod. "What's the matter? You look exhausted," tanong niya. Mukha naman talaga itong pagod at maputla. "My God, after 3 days nakalabas din ako. And tumakas lang kami. Kailangan ko pang lakadin palabas ng village para hindi lang mahalata at mahuli ng guards ni Daddy." Paliwanag nito. "You want anything to eat? Drinks? Pizza?" Alok niya. "No, let's talk," mabilis na sagot nito. "As I was saying, I'm not good for you. I'm poor and I don't want you to suffer." Diretsyong sabi niya. "Wala akong pakialam kung hindi ka mayaman," sagot din ito. "I know, but I need to focus. Earn money, start business, and make it work. To prove to your daddy that I'm capable of loving you. But I don't know how to start," sabi niya habang nakatungo. Kailangan niyang kuhanin ang loob nito at mapakitang malinis ang intensyon niya dito. Na sa katunayan ay kailangan niya lang ito para mag-finance ng iniisip niyang negosyo. "Then let me give you what I have para makapag-start ng negosyo. Mapalago ito at mapatunayan mo sa daddy ko na nararapat ka sa akin," sabi ni Trixie. Naaawa siya sa lalaki at gagawin niya ang bagay na iyon para dito. May naipo naman siya. Simula kasi college ay naiipon lang ang allowance na nilalagay ng daddy niya sa bank account niya. Hindi kasi siya magastos at halos sponsored naman ang mga damit niya. Dahil may mga sikat na clothing line at ibang brand na kinukuha siyang maging model. Sa katunayan ay kumikita pa nga siya ng malaki. "No, saan ka naman kukuha ng pera? Sa daddy mo?" "No thanks, Trix. Baka maging dahilan pa yan para lalo lang akong apakan ng daddy mo," sagot ni Axel. Kailangan niya munang magpakipot dito para mas lalo itong kumagat. "No, I have my own money," sabi ni Trix at may kung anong kinalkal sa cellphone. "Ito o." At pinakita nito sa kanya ang amount sa cellphone. Nag-o-online banking pala ito para makita ang balance nito sa bank account. Napanganga pa nga siya nang makita niya ang nasa screen. "24 million? Where did you get that money?" Tanong niya na hindi makapaniwala. At iniisip niya na nangungupit ito sa daddy nito. "Allowance ko since college. Hindi ko naman nagagalaw. And then my TF sa mga modeling session ko and other stuff." Parang wala lang nasabi nito. "Then what's the plan, Axel? Since you gonna work for me as my boyfriend, then you can have it and multiply it. Gamitin mong puhunan," dagdag pa nito. Tinititigan niya ito at hindi makapaniwala na ang 24 million ay basta-basta lang nitong ipagkakatiwala sa kanya. "Trix, hindi ka magsisisi. I will multiply it and we will prove to your dad that we are for each other," sabi niya at hinawakan ang kamay ng dalaga. Ngumiti naman ito. "I trust you, Axel," saad nito at lumapit na si Betty sa kanila. "Trix, we have to go. Nagkakagulo na sa mansyon. Hinahanap na tayo. Dumating daw tito mo,"
Nagagahol na sabi nito, "We have to go," sabi sa kanya ng dalaga at tumayo na ito. Hinalikan siya at nagmadali nang umalis. Wala pang ilang minuto, pag-alis nito ay nakatanggap na siya ng text mula dito. "Axel, let's call each other mine, 'cause you are mine now, and someday I will be yours." Napangiti siya nang mabasa ang mensahe. Pero pinawi niya agad ang ngiting iyon at pinangaralan ang sarili na huwag magpadala. Nanginginig si Trixie nang pumasok siya sa sala ng mansyon. Nakapagpalit na rin siya ng damit na pangtulog sa guardhouse para maging palusot sa daddy at tito niya. "Oh, hi daddy," bati niya. "And where have you been, Samantha?" malakas na tanong ng daddy niya. "In the garden, daddy. Doon kami sa may treehouse, nagkwentuhan lang ni Betty," palusot niya. "Ah, akala ko lumabas ka," sabi nito. "Of course not. Sabi mo bawal. Pwede na ba, dad?" malokong saad niya. "No, until you get your senses. By the way, your Tito Jafar will stay here to be your guardian for a week, since I will be out of town for work," sabi nito. At humarap na ang lalaking nakatalikod. Ito ang Tito Jafar niya, half-brother ng daddy niya. Anak ito ng lolo niya sa labas. Ngumiti ito sa kanya. Bigla ay kinilabutan siya dahil sa dating ng ngiti nito. "Hello, Tito," bati niya dito at lumapit para magbeso. Niyakap naman siya nito at bahagyang pinisil ang kanyang bewang. Lalo pa siyang kinilabutan sa ginawa nito. "Hello, pamangkin. How are you? Ang laki mo na. Dalaga ka na. At napakaganda," puri nito sa kanya. "Hindi naman po. Daddy, punta na ho ako upstairs to take a shower," paalam niya at nagtatakbo na paakyat. Nang makaakyat siya ay naligo na at nang matapos ay maghapon lang nakipag-text kay Axel. Kung ano-ano lang ang pinag-uusapan nila. Animo sila'y mga teenager na magka-textmate. Humahalakhak pa siya sa mga biro nito. Nakadapa siya at kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan sa suot na puting bestida. Bumukas ang pinto niya nang di namamalayan at pumasok ang tito niyang si Jafar para itong asong ulol na nakatitig sa kabuuan ng dalaga at para itong gutom na gutom. Kulang na lang ay tumulo ang laway. Maya-maya pa ay hindi na nito natiis at lumapit na ito sa dalaga. Sino kaya si Jafar sa buhay ni Trixie? Hindi na malaya ni Trixie na nakalapit na ng tuluyan si Jafar dahil naka-headset siya at busy sa pakikipaglandian kay Axel sa chat. Nang maisip ni Trixie mag-send ng selfie, ay nakita niya si Jafar sa screen ng CP niya na nakatitig sa kanyang puwetan. Bigla siyang napabalikwas at napatayo. "What are you doing here?" tanong niya dito at tinabuna ng kumot ang kanyang katawan. "Nothing, just checking, my dear pumpkin," sagot nito at ngumiti. "Where's my dad? Will you knock before entering someone's room?" Mataray na sabi niya dito. "Umalis na si kuya kanina pa at bilin niya sa aking tingnan-tingnan ka dito. Baka daw kasi tumakas ka," sagot nito at nagpaikot-ikot sa kwarto niya na parabang nasa loob ng museum. "I'm okay and hindi ko iniisip na tumakas, so get out, matutulog na ako," sabi niya dito. "Okay, good night," sabi nito at lumabas na. Nang makalabas ito, ay bilis-bilis na nilak niya ang kanyang pinto at bumalik sa kama. Simula pa nung bata pa siya, ay mainit na ang dugo niya dito. Dahil sa mga kilos nito, nadaig pa ang kawatan. Naaalala pa nga niya noong 14 anyos siya, ay nahuli niya itong sinisilipan siya habang naliligo. Hindi naglalayo ang edad nila. 5 taon o 4 taon lang ata ang tanda nito sa kanya. Kaya naman, sa halip na kapatid ay parang anak na rin ang turing ng daddy niya dito. Mula kasi nang mamatay ang lola niya, ay tinanggap na ito sa pamilya nila. Parang tunay na parte at hindi anak lamang sa labas. At nang mamatay ang lolo niya, ay ang daddy na niya ang nagpaaral dito. Since nag-iisa niya itong kapatid, pinag-aral ito ng papa niya sa ibang bansa. Kaya naman, laking gulat niya nang dumating na ito.
Pag nasa paligid kasi ito, ay pakiramdam niya ay hindi siya safe. Kinabukasan ay nagising si Trixie ng maaga para magsimula bilang isang trainee sa main building ng daddy niya. Kailangan niyang mag-training ng 2 buwan bago mismo ma-assign as a vice president sa kanilang negosyo. Nagsuot lang siya ng formal na damit, isang dress na kulay baby pink at pinatungan ito ng coat. Dala ang regalong bag ng kanyang ama, kasama si Betty na pumasok. "Aja, kaya mo to, Trix," sambit niya nang makapasok sa lobby ng builder. Kilala na siya doon dahil nakadisplay ang pagkalaki-laking muka nila ng daddy niya. Halos lahat ng nakakasalubong nila ay binabati siya. At dahil gusto naman niyang maging professional at iwanan ang pagkakalog, ay formal din niyang tinutugon ang mga bumabati sa kanya. "Ano ba naman yan? Nakakapagod naman gumanti ng bati sa mga yun. Doon pa lang drain na ako," reklamo niya nang makarating siya sa pent floors kung saan naroon ang magiging office niya. "Hindi mo naman kasi kailangan mag-good morning din sa kanila isa-isa, Trix. Pwede naman yung tango lang," sagot sa kanya ni Betty. Ginagantihan niya kasi ng salitang good morning ang bawat bumabati sa kanya. Sa dami ng nakasalubong niya, ay hindi na mabilang ilang beses niya binanggit ang good morning. "Hindi mo naman kasi sinabi na pwede pala yun," paninisin niya sa PA niya. "Ba, kasalanan ko pa ngayon," saad nito at inirapan pa siya. Nang biglang lumitaw sa harap niya ang sekretary ng daddy niyang si Gracia. Bigla ay para siyang naging robot. Tumayo siya ng matuwid at parang nahintakutan. Si Gracia ang matandang dalagang sekretarya ng kanyang ama. Noong bata pa siya at sinasama siya ng daddy niya sa office nito, ay palagi siya nitong pinapagalitan. Na keso huwag tumakbo, huwag malikot, huwag kung ano-ano ang pinakikialaman. Abasta para sa kanya ay creepy ang babaeng ito. Pero gayunpaman ay pinagkakatiwalaan ito ng papa niya. "O Trixie, long time no see, laki mo na. Ako ang inatasan ng daddy mo mag-train sa'yo since I know all the work. So are you ready?" Casual na sabi niya dito. Bigla ay napataas ang kilay niya. "Why her?" sigaw ng utak niya. "Then who is her?" mataray na tanong nito. "Oh, this is my PA, Miss Gracia," sagot niya. "What? Why are you bringing your PA here?" sabi nito at umikot pa ang mata nito. "Why not, Miss Gracia? My daddy allowed me to bring her anywhere. She even lived with me." Mataray din itong sagot. "Then, Miss PA, you have to just sit over the couch. And please, don't help Trixie on her training, okay?" sabi ni Gracia at tinuro ang couch. Nakasimangot na umupo si Betty at tumapit naman sa kanya si Gracia at inabot ang mga papel. "Your first task is to photocopy that," sabi nito. Naglakad na paalis. But napapitik siya sa hangin. Leche, magsiserox lang naman pala siya sa kumpanya. Nagdadabog siyang naglakad papunta sa paper rooms at hinarap ang Xerox copier machine. Of course, marunong siya. Hindi naman siya ganon kabobo. Pero nang makita niya ang Xerox copier, ay bigla siyang nalula. Hindi niya alam paano gagamitin ang machine na parang 19 kopong-kopong pa na model at manual pa ito. Napahawak siya sa kanyang ulo at nilabas ang kanyang cellphone. Nag-search siya sa YouTube kung paano ito gamitin. Umupo siya sa upuan at pinanood ang video. Makalipas ang 30 minuto ay humihikab-hikab na siya. Nakakadalawang ulit na din niyang pinapanood ang video pero hindi pa rin niya ito nagigets. Nang biglang may pumasok sa pintuan. Napaiktad siya at umayos ng tayo sa harap ng machine. Hindi niya namamalayan na ang pumasok ay lumapit sa machine at ginamit ito. Siya naman ay parang tangang nag-o-observe papaano gagamitin ng lalaki ang Xerox copier machine. Nang biglang nagsalita. "Hey, Miss Samantha Gray, is that you? It's nice to meet you in this situation," sabi nito habang nakatingin sa mukha niya at inaabot ang kamay para makipag-shake hands. "Oh, nice to meet you too. Sir,
Sabi niya habang nag-iisip sino ang nasa harap niya. Pamilyar ito, pero hindi niya alam anong pangalan ito. I'm son of Pablo Mercado, friend of your daddy. Remember, my dad always visit your dad with me. Pakilala nito. Ah, yes, ikaw na pala yan, yung nerd dati. So, how are you? Kumusta si Tito Pablo? I never see him since then. Sagot niya dito nang makilala niya ito. Bigla niyang winagwag ang kamay niya nang maalalang hawak pa ito ng binata. Hindi naman nerd, mahilig lang magbasa. Sabi nito at napakamot siya sa ulo. By the way, ano ginagawa mo dito? Tanong nito nang makita ang hawak na papel. Ah, magsiserox lang din, sabi niya. Kanina ko pa sana gusto pumasok dito, pero hinihintay kong lumabas ka at matapos. Pero ilang minuto na ang lumilipas, nakabalik na ako sa lobby, nandito ka pa rin. Sabi nito na wari mo'y nagtataka. Ah yes, to be honest, I don't know how to use it. Nag-training ako, and that bitch asked me to photocopy these papers, and that machine is older than me. Duh, maarte niyang sabi. Yes, balibalita nga kanina na nagtitraining ang anak ng owner. Akala ko chismis lang, let me help you. Sabi nito at kinuha na ang papel sa kamay niya at sinalang sa machine. Tinuruan siya nito kung ano-ano ang dapat pindutin. At napangiti siya nang matapos ng maserox ang lahat ng papel doon. So ano nga pala ang ginagawa mo dito? Tanong niya. Nagtaka kasi siya anong ginagawa nito sa kumpanya nila, na may sarili din naman itong kumpanya. Ah, actually si Daddy at Tito, kailangan ko din kasi mag-training, pero dito nila ako nilagay sa halip na dun sa amin. Baka para may makasama ka, so don't bother to ask me for help, okay? Sabi nito na parang nagpapakyut pa. Oh, thank you, how good of you, Pat. Sabi pa niya at nginitian din ito ng pagkatamis-tamis. Nagpaalam na rin ito at siya naman ay binigay sa matandang sekretary ang mga papel. Natapos ang maghapon na pagod siya dahil ginawa pa siyang messenger ng loko at kung ano-anong files ang inorganize niya. Huh, kung pwede ko lang talagang i-fired si Miss Gracia ay ginawa ko na, sabi niya kay Betty nang papalabas na sila ng kumpanya. Oo nga Trix, napaka-ipokrita naman nun, kaya siguro hindi nagkaasawa. Puro kung ano-anong panglalait kay Miss Gracia ang narinig niya mula kay Betty. Siya naman ay tawa lang tawa. Kumain lang sila sa labas at umuwi na rin. Nang makauwi ay tahimik ang mansyon. Madilim ang paligid at nagtaka sila. Kaya naman naghawak sila ng dalawa ng kamay bago pumasok. Nagulat pa sila nang magsalita si Jafar na nakaupo sa gitna sa may hagdan. You two are late. Dumadagubdob ang boses nito sa kabahayan dahil sa makabasag tengang katahimikan. No, we're just arrive on time. And who are you to rule me? Mataray niyang sagot dito. And where is everyone? Tanong niya nang mapansing walang tao sa paligid. Pinag-day off ko muna sila, kawawa naman. Sabi nito na para bang may pakialam sa mga ito. Oh, you play as if you're the owner of the house na rin ha? Next time ipaalam mo sa akin, before ka magdesisyon, nakalimutan mo na ba, hindi na ako minor. Seryosong sabi nito. Umikot si Betty para buksan ang mga ilaw. Ayaw mo ba na masusolo natin ang mansyon? Biglang sambit ni Jafar at tumayo sa kinauupuan. Naglakad ito palapit. Excuse me, anong pinagsasabi mo? Are you insane? Tanong niya dito. Hinawakan siya nito sa mukha na para bang hinihimas nito. Ano ba? Don't touch me. I will tell this to Dad. Bulyaw niya dito nang bigla siya nitong hawakan sa leeg. Don't you dare. Kung ayaw mong may gawin ako kay sino ba yon? Axel? The orphanage boy? Nagrarangit-ngit pa ang ngipin nitong saad. Paano kaya nalaman ni Jafar ang tungkol sa binata? At ano ang pakay nito kay Trixie? Nagtaka ang dalagang si Trixie nang marinig ang pangalan ng lalaking kinababaliwan. Teka, pinapasubaybayan mo ba ako? Matapang niyang tanong. Nang biglang ilapit ni Jafar ang mukha nito sa babae. Katiting na lang ay maglalapat na ang kanilang mga labi.
Kaya naman, umatras si Trixie pero dahil hawak ng lalaki ang kanyang leeg, ay hindi siya makaatras. Nilapat na nitong tuluyan ang labi sa kanyang pisngi, pagapang sa kanyang tenga. "Ano ba? Stop!" reklamo niya habang kumakawag-kawag. At nang makabawi ng puwersa, ay tinuhod niya ang ari nito. Nagtatalon ito sa sobrang sakit. "You, bitch!" sabi nito habang hawak ang bayag. "You asshole, manyak. Hindi ko to palalampasin, Jafar. I will tell it to Dad, I swear," sabi niya at nagtatakbo paakyat ng hagdan. Sumunod naman sa kanya ang kanyang PA na si Betty. Nang makapasok siya sa loob ng kanyang kwarto, ay nanginginig ang kanyang kalamnan sa pandidiri at takot. Nang makapasok si Betty, agad siya nitong dinaluhan. "Okay ka lang ba, Trix?" tanong nito at hinawakan niya ang balikat niya. "No, I'm not. I'm scared, Betty. He's harassing me. You see that maniac? I think I need to call Dad," sabi niya na nanginginig na kinakapa ang cellphone niya sa loob ng bag. Nang hawakan ni Betty ang kanyang kamay. "No, Trix, don't. Mag-aalala si Tito pag nalaman niya to. Or baka hindi ka pa niya paniwalaan since they are so close. We need to wait a little longer to get evidence to what he is doing to you," sabi nito na hinihimas-himas ang kanyang likod. "Hush, Trix, relax," dugtong pa nito. Siya naman ay huminga ng malalim. "Okay, but will you please sleep with me tonight?" sabi niya dito dahil talagang natatakot siya. Tumango naman ito. Naligo lang sila at natulog na rin. Kinabukasan ay parang sinabuga ng bomba ang simula ng araw niya. "Trix, Trix, wake up!" malakas na sabi ni Betty habang niyuyugyug pa siya. "Ano ba, Betty? It's too early," reklamo niya at hinikit ang kumot at tinaklop sa kanyang muka. "Trix, you have to wake up. You have to read this," seryosong sabi nito. Siya naman ay umupo na habang nagkukuluso ng mata. "What?" sikmat pa niya at inagaw ang cellphone niya. "Trixie, your dad is missing since yesterday and he don't left anything to trace him. Nasa hotel siya ang alam namin. But when he is too late to our meeting, I decided to go to his room. At ang nadatnan ng namin ay ang makalat na kwarto at basag-basag na gamit. We assume that he is being kidnapped, proven by the CCTV record of the hotel." Yan ang laman ng text na nagmula sa matalik nitong kaibigan at kasosyo sa negosyong si Pablo Mercado. Kumakalabog ang dibdib niya at hindi malaman ang gagawin. Tumulo na rin ang mga luha niya. Ilang beses niyang dinayal ang number ng ama, pero out of coverage na ito. "Betty, anong gagawin ko?" sabi niya sa PA habang nakahawak sa kanyang ulo. Nang biglang may kumatok sa pinto. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang kaninang Trixie na umiiyak ay agad na pinunas ang mga luha para patigasin ang sarili. Pinagbuksan ni Betty si Jafar. "Pumpkin, do you hear the news about Kuya?" Seryosong tanong nito. Tumango naman siya bilang sagot. "Don't worry, I will do everything to find him," sabi nito na para bang wala lang at lumabas na ng pinto. Siya naman ay umiyak pang muli. Tumawag siya sa mga kaibigan ng daddy niya para humingi ng tulong. Hindi na rin siya nagdalawang isip na i-video call si Axel. Dahil mula pa nung nagdaang gabi ay hindi pa ito natawag sa kanya. "Hello?" bati niya. "How are you, mine? I heard the news. May traces na ba? Kumusta naman dyan?" sabi nito. "Wala pa, mine. I'm so stressed right now. I don't know what to do," sabi niya dito at humikbi. "Don't cry. I will help, mine. Just have faith," sabi nito. "Thanks, mine. Nag-aalala na ako. Isang araw na siyang nawawala. At nag-background reviews na rin ang mga investigador. Wala naman siyang nakakaaway. So how?" saad niya dito. Kitang-kita niya sa screen ang pagkunot ng noo nito. "Mine, baka isa sa mga kakumpetensya niya sa negosyo," sagot naman ito. "By the way, where are you?" tanong niya nang mapansing hindi pamilyar na lugar sa kanya ang background nito.
Oh, yes. I forgot to tell you mine. Kumuha ako ng condo unit dito lang sa may Quezon City, mas malapit sa'yo. Para malapit lang din sa rerentahan kong office ng negosyong bubuksan ko. Malaki ang pagkakangiti nito habang sinabi iyon. At iniikot-ikot pa nito ang cellphone para makita niya ang kabuuan ng unit. Mine, it's too small. You should have get the bigger unit. By the way, congrats! Sabi naman niya nang mapansing makipot lang ang space ng unit nito, pero gaya ng sa apartment nito ay organized at malinis na ang lugar. Of course naman mine, I will send you the address. I need to do something, I will call you later. Paalam nito. Okay mine, love you. Saktong pagsabi niya ng I love you ay pinatay na nito ang tawag. Napasimangot naman siya sa ginawa nito. Napansin ni Trixie na gabi na at para siyang nasa probinsya sa sobrang tahimik ng paligid. Nagdesisyon siyang pumunta sa kusina dahil kumukulo na ang kanyang tiyan sa gutom. Wala pa ring mga katulong dahil hindi pa pinapabalik ng manyakis niyang tito. Nang pababa na siya ng hagdan ay nakaramdam siya ng matinding pangungulila. Walang ni kunting ingay na naririnig. Betty? Betty? Tawag niya sa PA. Betty! Sigaw niya. Nag-i-echo lang ang kanyang boses sa mansyon. Lumabas siya, may bibilhin lang daw sa mall. Sagot ni Jafar na nakaupo sa sala hawak ang newspaper. Muntikan pa siyang mapatawa. Gabing-gabi na, nagbabasa pa ito ng dyaryo. Hindi niya ito pinansin at dumiretso na sa kusina. Naghahanda siya ng sandwich at fresh mango juice. Nang pumasok sa kusina si Jafar, may balita na ba kay Daddy? Tanong niya dito. Umupo ito sa counter ng kusina at pinagmasdan lang siya. Wala pa, but the official is doing everything to find him. Sagot nito. Naiilang siya sa mga tingin nito. Kaya naman, minadali niya ang ginagawa. Nagmamadali na siyang palabas ng kusina nang bigla siya nitong hiklasin sa bewang. Ano ba? Bulyaw niya dahil nakayakap na ito sa bewang niya. At siya naman ay nakatalikod dito. Hindi siya binitawan ito at isa-isang kinuha ang hawak niya. Siya naman ay nagpupumiglas, nilapit nito sa kanyang batok ang labi nito at rinig niya ang pagrangit-ngit ng ngipin nito. Finally, masosolo na rin kita. Bulong nito at dinampian ng sunod-sunod na halik ang batok niya. Nagtaasan ang mga balahibo niya sa ginagawa nito. Nagkukumawala siya, pero dahil malaki ang katawan nito, ay hindi niya kaya ang puwersa nito. Ramdam pa niya ang paggapang ng kamay nito sa loob ng suot niyang blouse. Pilit niyang hinahawakan ang kamay nito para hindi tuluyang mahawakan ang kanyang dibdib. Pero malakas ito. At ilang saglit lang ay pinipisil-pisil na nito ang kanyang dibdib. Please don't, humihikbi nang sabi niya. I waited too long to touch this, so why not? Sabi nito na gumagaralgal pa ang mga boses. Help! Sigaw niya nang bigla itong tumawa na parang demonyo. Sino makakarinig sa'yo? Nag-aaksaya ka lang ng boses. Sabi nito at bigla siya nitong hinarap at hinalikan sa mga labi. Siya naman ay pilit na sinasara ang bibig para di tuluyang makapasok ang dila nito sa loob ng kanyang bibig. Nang hindi nito magawa ng gusto, ay tumigil ito at binaba ang halik sa kanyang leeg. Bigla siya nitong sinampal. Stop moving! Malakas na sabi nito. Nanlilisik pa ang mata nito. Mukha na itong mangangain ng tao. Dahil sa sakit ng sampal, ay hindi niya napigilang mapadaing. Agad nitong sinamantala ang pagkakataon at hinalikan siya. Nagtagumpay ang plano nito. Ginalugad nito ang bibig niya na parabang uhaw na uhaw. Nang bahagya itong humugot ng hininga, ay agad niya itong dinuraan sa muka. Sa galit nito, ay sinapak siya nitong muli at pinasan sa balikat. Dinala siya nito sa kwarto nito. Nagulat pa siya nang tumambad sa kanya ang ipinagbabawal na gamot na nakapatong sa tukador nito.
hinagi siya nito sa kama at pinatungan. Pero bago ito pumatong sa kanya, ay hinubad nito ang pangitaas na kamisita. Siya naman ay humahagulgul lang. Hinawakan siya nito sa dalawang kamay at pinupog ng halik ang kanyang dibdib. Sa kakasigaw, ay paus na ang kanyang boses at nawala na siya ng pag-asa. Nanlalambot na rin ang kanyang mga tuhod sa ginagawa nito. Pilit nitong dinidikit ang hita nito sa ari niya. At siya naman ay pinipilipit na iniekis ang mga hita. Kumakawala pa rin siya at kada kumakawala siya, ay sinasampal siya nito. Tumayo ito at naghubad na ng pangibaba. At nakakuha si Trixie ng puwersa at sinipa niya ito sa tuhod. At nang dumaing ito, ay sinipa niya ulit ito sa bayag. Sumigaw ito habang nagmumura. Dinukot niya ang ipinagbabawal na gamot sa side table nito at itinapon niya sa mukha nito. Dahilan para mapuwing ito, nagtatakbo na siya patakas. Mabilis ang mga kilos niya. Pumasok pa siya sa kwarto niya para kunin ang cellphone at ang bag. Nang makarating sa hagdan, ay rinig niya ang kasa ng baril na nagmumula sa kwarto nito. "Sige, daga, takbo!" sigaw nito. Siya naman ay naggagahol sa pagtakbo. Sa kusina siya dumaan para mas mabilis na makalabas sa gate. Pagkalabas ng pinto ng kusina, ay narinig niya ang malakas na putok ng baril. Ano kaya ang mangyayari kay Trixie? Tuluyan na lang ba itong papanaw at si Axel naman ay maswerteng matatamasa ang 27 milyong binigay nito sa kanya? Nagre-ready na sa pagtulog si Axel nang marinig niya ang malalakas na katok sa kanyang pintuan. Wala naman siyang inaasahang bisita kaya nagtaka siya. Pero gayunpaman ay bumangon siya para pagbuksan ito. Parang magigiba ang kanyang pintuan sa sobrang lakas ng pagbangbang sa pinto. Nairita siya, kaya naman pabalya niyang binuksan ang pintuan. Nagulat siya nang makitang walang iba ito kundi si Trixie. Gulo-gulo ang buhok nito. Gusot ang suot nitong pajama at kamisitang puti. Wala itong bahid ng palamuti sa mukha, kundi ang mga luhang sumasabog sa pisngi nito. Agad itong lumapit sa kanya at yumakap. Malakas ang hagulgol nito at nanginginig ang katawan. "What's wrong, mine?" nag-aalalang tanong niya. Hindi pa rin ito sumasagot at tuloy lang ang paghagulgol. "Anong nangyari? Talk, nag-aalala ako," sabi niya. Giniyan niya ito patungo sa sofa at inupo. Lumuhod siya sa harap nito at pinunasan ang luha nito gamit ang mga palad. Bahagyan niya ring inayos ang mga buhok na nakasabog sa mukha nito. "Anong nangyari? Sige na, Mine, sabihin mo na, makikinig ako," sabi niya dito. Habang humihikbi ito, ay nagsimulang magkwento. "He almost raped me, my tito. He was a stepbrother of my dad, and he currently staying at the house to be my guardian. But he attempted to rape me," panimula nito. Hindi niya napigilang makaramdam ng matinding galit sa lalaking kinikwento nito. "May baril siya. He shoot me, pero hindi ako natamaan at nakatakbo palabas. Natatakot ako," sabi nito at nanginginig na humagulgul ulit. "Don't be scared, mine. Nandito ako. Babantayan kita," sabi na lang niya para mapanatag siya. "Kumain ka na ba?" tanong niya. Tanging pag-iling ang naging sagot nito. Kaya naman, nagdesisyon siyang pumunta sa kusina para makapagluto ng kakainin nito. Pagtayo niya, ay lalakad na sana siya, ay hinawakan siya nito sa kamay. Na para bang ayaw nitong lisanin niya ito. Inakay niya ito at dinala sa kusina. "Dito ka, upo ka dito. Huwag ka mag-alala, Mine. Nakalak ang pintuan at hindi ka masusundan nun dito," sabi pa niya at nagsimula ng magluto. Dahil bago pa lang siyang lipat sa unit na iyon at hindi pa masyadong nakapamimili, ay tanging meatloaf at hotdog lang ang naluto niya para sa dalaga. Pero dahil sa gutom, ay nilantakan din ito ng babae. "Hinay-hinay lang, baka mabulunan ka.
puna niya dito nang makitang nagmamadali itong kumain. "I don't have a proper meal since yesterday. That asshole sent my maids a 2 days rest. Maybe a preparation para masakatuparan nito ang planong paghahasa sa akin." Sabi pa nito at uminom ng tubig. Sa mga pangyayari sa babae ay nagkakaroon siya ng mga assumption at kailangan niya itong maobserbahan para matulungan ang kasintahan. Nang matapos itong kumain ay binigyan niya ito ng boxer shorts at t-shirt niya para makapagpalit dahil madumi ang kasuotan nito dahil sa pagtatago sa mga gilid-gilid. Nang makalabas ito sa banyo ay suot na nito ang kanyang damit pero nanatili itong nakatingin sa kanya habang siya ay nakaupo sa kama at nakasandal sa unan. "Ano?" tanong niya. Tinuro nito ang kama. "Diyan tayo matutulog? Tabi tayo?" tanong nito. "Oo, saan mo ako gusto matulog? Sa sala?" natatawa niyang sagot dito. "No, hindi, dito ka lang," sabi nito at nang madaling humiga sa kama at nagtalukbong ng kumot. "Huwag ka na mailang. Nakalimutan mo na ba na nagtabi na tayo sa pagtulog? Hindi nga basta lang tabi eh," sabi niya at ngumisi. "Shh, I'm trying to sleep," sabi nito at humarap sa kanya. Parang na-mesmerized siya sa mukha nito. Medyo namamaga ang mata nito, dulot ng pag-iyak. Pero fresh ang mukha nito at mapupula ang mga labi. "Dito ka lang ha," sabi nito at lalo pang lumapit sa kanya at pinulupot sa braso niya ang mga braso. "Oo, hindi na nga. Matulog ka na," sabi niya at humiga na rin. Nakaramdam siya ng matinding init ng katawan dahil sa babae. Mga ilang minuto pa ay tulog na ito. Rinig niya ang mabibigat na paghinga nito. Humarap siya dito at niyakap din ito ng mahigpit at natulog na rin. Kinaumagahan ay maaga siyang nagising para ipaghanda ng breakfast ang babae. Pero nang magising siya ay wala na ito sa kanyang tabi. Para siyang spring sa bilis ng pagbangon at tumakbo sa labas ng kwarto. Naabutan niya ang dalaga sa kusina. Suot nito ang apron niya habang nakaharap sa kanyang lutuan. Puno ng usok ang kanyang kusina. "Hey, what are you doing?" tanong niya dito at lumapit. Napakamot ito sa noo. "I was trying to cook para makabawi sana sa'yo," sabi nito na nakangiwi. Tiningnan niya ang niluluto nitong itlog. Itim na ang kulay nito dahil sunog. Nakita niya rin ang bacon na hindi na maitsura na nakalagay na sa plato. Hinawakan niya ito sa balikat at pinaupo sa counter ng kusina. "Don't move, ako na magluluto. Hindi na prito ang ginawa mo. Inihaw," sabi niya dito. Naknakan ba naman ang tanga na magprito ng walang mantika? Hindi niya tuloy alam kung matatawa siya o magagalit sa ginawa nito. Hindi man lang nito na-on ang exhaust fan para mahigop nito ang usok. Kaya naman, para ng pugon ng copras ang kusina niya. "I'm sorry, this is my first time to hold that big spoon thingy," sabi pa nito. "Hindi ito big spoon, frying spatula to or siyanse," sabi pa niya para itama ito. "Okay," sabi nito at umikot ang mata. Pinagsawalang bahala niya lang ito at pinulot ang mga niluto nito at nilagay sa trash can. Hinawakan niya ang lalagyan niya ng mantika at pinakita sa dalaga. "This is oil. Alam mo kung ano to?" sabi niya rito. "Oo, ano tingin mo sa akin, bobo?" asar din na sabi nito. Ngali-ngali niya itong sagutin ng oo. "No, of course. But for your information, you should use oil to fry." Saad niya at nilagay niya na ang kawali sa kanyang stove. Matamang nag-oobserba ang dalaga. Hindi pa ito nakontento at lumapit sa tabi niya para makita ang ginagawa. Nang mainit na ang kawali, ay nilagay na niya ang mantika at pagkakuan ay ang bacon. Sinunod na rin ang itlog. Ang dalaga naman ay parang manghang-mangha sa ginagawa niya. Nang matapos siyang magluto, ay nagulat pa siya. "Wala pa palang kanin?" bulyaw niya dito.
Hindi ako marunong kung papaano magluto ng kanin. Sabi lang nito, nakaramdam na siya ng asar. Dali-dali siyang lumapit sa telepono sa sala at tumawag sa restaurant sa baba para magpa-deliver ng kanin. Maya-maya pa ay dumating na ang delivery at nagsalo sila ng pagkain. Nang matapos, ay agad niyang kinuha ang mga plato para hugasan. Tutulong pa sana ito pero pinigilan niya na. Baka lang magkabasag-basag ang mga plato niya kung ito ang gagawa. Dumako naman ang dalaga sa sala at binuksan ang telebisyon para manood. Nang matapos siyang maghugas, ay nilapitan niya ang dalaga. "Ano ang plano?" tanong niya. "Pwede bang dito na muna ako magstay habang hindi pa nahahanap si Daddy?" saad nito habang nakayuko. Hindi siya nakaimik agad. "Okay lang kung hindi, pwede ko naman bilhin yung kabilang unit para magkatabi lang tayo at hindi ako matatakot. Natatakot na kasi ako umuwi sa bahay, lalo pa nandun si Jafar," mungkahi nito. "No, pwede ka dito, pero wala kang mga damit," sabi niya at tiningnan ang suot niya na kanyang damit. "Nag-online shopping ako kanina, maybe later i-deliver na yun. Then samahan mo ko umuwi sa mansyon para kumuha ng damit. Pero bago yun, magpapablatter muna ako sa pulis," matapang na sabi nito. "Sige, sasamahan kita," sagot niya. Marami pa silang napag-usapan at pinagplanuhan papaano sila makakalabas ng mansyon nang hindi sila mapapahamak. Nagready na sila para pumunta ng mansyon. Dumaan pa sila sa police station para magpa-blatter at para humingi ng assistant. Binigyan naman sila ng kapulisan ng dalawang guard. Dinala din siya ng mga ito sa ospital para ipa-medical ang mga pasa na sanhi ng ginawang panghaharas ng tito niya sa kanya. Nang dumating sila sa mansyon, ay tahimik ang paligid. Tanging ang dalawang guard ang tao. Magkasunod silang pumasok. Dumiretso sila sa kwarto niya para pagkukuhain ang mga importanteng gamit niya at mga damit. Nang matapos ay pumasok sila sa kwarto ng daddy niya. Humikbi si Trixie nang makita ang malaking larawan ng ama na nakadisplay sa gitna ng kwarto nito. Nagtungo siya sa secret safe bunker nito at nanlumo siya nang makita ang mga gasgas ng safe. Tanda na may gustong magbukas noon dahil parang pinukpok na ito ng maso at ginamita ng kung ano-anong pangwasak. Pero matibay ang safe na pinakustomize ng ama. Nandoon kasi ang mga mahahalagang papeles at mga alahas nito at pera. Silang dalawa lang ang nakakaalam ng password nito. Kaya naman, kinuha niya ang bag sa kabinet ng ama at nilagay niya doon sa bag lahat ng nakuha niyang gamit sa loob ng safe. Wala siyang ni isang tinira. Nang makuha nila iyon, ay binigay at pinadala niya iyon sa lalaki. Bababa na sana siya nang biglang maalala ang kanyang PA. Nag-alala siya at para siyang maiiyak sa isiping baka may ginawa ng masama si Jafar sa dalaga. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang bigla siyang bumalik. Nagtaka naman si Axel kaya hinawakan nito ang kanyang braso. "Wait, may problema ba?" tanong nito na nakakunot ang mga noo. "Si Betty, baka kung ano na ang nangyari kay Betty," sabi niya, naragalgal na ang boses at nagtatangka nang tumulo ang mga luha. "Tara, i-check natin sa kwarto niya," sabi niya pa at bumalik sila sa taas. Habang papalapit sa kwarto ng PA ay nakakarinig sila ng mahihinang hagik-hik na parabang kinikiliti. Nagkatinginan pa sila ni Axel nang makalapit sa pinto na bahagyang nakaawang. Sumilip silang dalawa at laking gulat niya nang makita ang kanyang PA na nakasuot ng sexing nighties at nakasakay kay Jafar habang binubudbuda ng lalaki nang maliliit na halik ang dibdib nito. Dahilan para mapahagikik ito. Dahil nasa likod niya si Axel at nakikisilip rin, ay natulak siya nito. At natulak niya naman ang pintuan kaya bigla itong humampas sa pader. "Trix, it's not what you think," sabi ni Betty. "Manluloko!"
Paano haharapin ni Trixie ang babaeng tinuring niyang matalik na kaibigan? Nagmadaling tumayo si Betty sa pagkakadagan kay Jafar at kinuha ang roba sa gilid ng kama at sinuot. "You slut, dirty woman!" sigaw ni Trixie sa PA. Humarap si Betty sa kanya na nanlilisik ang mga mata. "What did you say?" "You brat, tama na. Ayoko na maging sunod-sunodan sa'yo at maging alila mo, Trix. I'm not slut," sagot nito sa kanya. Sa buong akala pa naman niya ay magpapaliwanag ito ng mahinahon. Pero mas galit pa ito sa kanya. "Mahal namin ang isa't isa," dugtong pa nito. "At nagpauto ka naman. Kahit talaga napaka-naive mo. That demon almost raped me last night. He's just using you against me," saad niya para matauhan ito. "No, that's just part of a plan," sagot nito na kinagulat niya. "What? So from the start you are with that asshole? Ano pa ang plano niyo? Ikaw din ba ang nagbigay ng impormasyon ni Axel dyan sa demonyong yan? My God! Ano ba ginagawa ko sa'yo para traidorin mo ako?" Sumbat niya dito. Lumapit si Jafar kay Betty na nakasmirk. Inakbayan ito si Betty. Para naman itong kiniliti na bigla na lang umiti ng matamis at hindi na nagsalita. "Pamangkin, o buti naman bumalik ka na. San ka galing kagabi? Bakit bigla-bigla ka na lang tumatakas? Para ba makipagkita dyan?" Sabi nito, napatay mali siya. "Talaga ba, Jafar? Akala mo kaya mo pa ikutin ng batas?" sabi niya at inirapan ito. "I don't know what you are saying. Come on, let's eat. Baka gutom na kayo. Naghanda si Betty ng masarap na steak sa baba," sabi nito at ngumiti ng matamis. "No thanks, baka malason pa kami. Let's go, mine," aya niya sa kasintahan. "From now on, you are fired, Betty," dagdag pa niya at naglakad na palabas ng pinto. "Sige na, ituloy niyo na ang naudlot niyong paglalandian," sigaw niya habang pababa ng hagdan. Habang nakikinig sa usapan at bangayan si Axel, ay may naisip siyang ideya. "Mine, sigurado ka ba na iiwan mo ang bahay mo sa kanila?" sabi niya rito. "Hindi nga ako safe dito," sabi nito. "Pero kahit na, hindi mo dapat iwan ang bahay niyo. Sasamahan kita dito habang wala pa ang daddy mo," suggestion niya. Natahimik si Trixie sa sinabi niya. Waring nag-iisip ito. Umupo muna sila sa sala at muling nag-usap. Matapos ang mahabang pag-uusap, ay nagdesisyon si Trixie na manatili sa bahay kasama si Axel at mag-hire pa ng dalawang bodyguard para mapangalagaan ang kanilang kaligtasan. Kumuha na lang sila ng mga damit ni Axel sa kondo nito. Nakabalik na rin ang mga katulong ni Trixie. Nasa hapag sila at kumakain ng hapunan. Nang pumasok ang titong si Jafar, nagulat pa ito nang makita sila. "Oh, I thought you're gone," sabi nito. Lumapit sa hapag at umupo. "Why should I be gone? This is my house, remember?" sabi naman niya. Kitang-kita niya ang pag-igting ng panga nito. "Diba dapat ikaw ang umalis? Since you're not part of the family?" Dagdag niya pa. At namula ang mukha nito, pati ang mata. "Who told you to be rude, Trixie?" mahinahong tanong nito, kahit nakitang-kita sa kamao ang panginginig. At wari mo'y nagpipigil ng suntok. Nag-e-enjoy naman siya sa ginagawa. "Treat people based on how they treat you. That's what my dad taught me," pilosopong sagot niya dito. Tumayo ito na galit at mukhang sasampalin siya. Nang bigla ring tumayo si Axel sa tabi niya at tiningnan ito ng masama na parabang sinasabing, "Sige, suntukin mo at may kahihinatnan ka." Siguro ay nakuha nito ang gustong iparating ni Axel sa pagtayo nito. Kaya hindi na ito gumawa pa ng aksyon at nagmadaling nilisan ang hapag. Hinawakan siya ni Axel sa balikat. "Mine, are you okay?" nag-aalalang tanong nito. "Yeah, serves him right," sabi naman niya at ngumiti. Matapos ang hapunan ay pumunta na sila sa kwarto niya para makaiwas na rin kay Jafar. "Nga pala, saan ako matutulog?" tanong ni Axel
nang makita siyang umupo sa kama at sumandal sa unan hawak ang MacBook. Tiningnan niya ang bakanting parte ng kama at suminyas na doon ito matutulog. Ha? Madami naman kwarto tong mansyon niyo ah. Pwede ako sa kabilang kwarto. Sabi pa nito at umupo sa harap ng vanity niya. No, paano kung mapuslitan na naman ako ni Jafar? Tsaka natatakot ako mag-isa. Sabi niya at nagpaawa effect pa. Totoo naman na natatakot siya. Pero hindi naman yung natatakot talaga. May bodyguard na kasing nakatayo sa labas ng pinto ng kwarto niya. Pero hindi pa rin siya panatag na wala ang lalaki sa paligid. Ah, sige, okay lang din naman kung okay lang sa'yo. Sabi nito at naghubad ng t-shirt. Tumambad sa harapan niya ang katawan nito. Malaking lalaki si Axel. Mga 5'11 siguro ang tangkad. At maputi ito, dala na rin siguro ng pagtatrabaho nito sa call center. Hindi niya inaasahan ang ginawang paghuhubad ng binata. Kaya naman, parang lansones na bilog ang kanyang mata. Halos lumuwa ang mga ito, sabay pa ng pagnganga niya. Humakbang si Axel at napatingin sa kanya. Oh, bakit ganyan mukha mo? Tanong nito at pati pantalon ay hinubad nito. Tanging boxer short na lang ang natirang saplot nito. Oh, kakakain lang natin ah. Baka sumakit ang tiyan natin. Mo, nauutal na sabi niya. Totoo naman. Katatapos lang nila kumain para gumawa ng ganon. Ha? Ano? Masama ba maligo pag katatapos kumain? Tanong ng binata na binabalik ang pagsusuot ng t-shirt. Agad niyang pinigilan ito. Hep hep, maliligo ka? Ah, hindi pala masama maligo pagkakain. Sige, maligo ka na. Nahihiyang sabi niya at nagkunwaring busy sa pagpipindot-pindot sa MacBook. Labo mo? Sabi naman ito at pumasok na sa CR. Siya naman ay napaihip sa hangin. Gaga ka? Sabi pa sa sarili. Pagpasok ni Axel sa CR ay tsaka lang siya bumuhak-hak ng tawa. Halos mapahawak siya sa tiyan kakatawa. Akala niya makikipag-sex ako? Ganun na ba ako kayami? Sabi pa niya at humarap sa salamin doon at nag-macho pose. Nang matapos siyang maligo, ay lumabas na siyang nakatawel para kunin ang bag na may lamang damit. Hindi maiwasang nagtama ang mga mata nila ng dalaga. Bigla lang itong nagpatay mali siya na pulang-pula ang mga pisngi. Napangisi na lang siya sa reaksyon nito. Nang makapagbihis, ay umupo na siya sa kama para sana pumwesto na. Nang bigla itong padabog na tumayo at pumasok rin sa CR. Mga ilang minuto ang lumipas ay hindi pa rin ito lumalabas. Binuksan niya ang TV at nanood ng basketball. Paglabas ng dalaga ay nakapajama na ito at may towel sa ulo. Umupo pa ito sa vanity at kung ano-anong nilagay sa muka bago tumabi sa kanya. Parang may kung anong nag-uudyok sa kanya at hinila niya ito at pinaupo sa harap niya. Kinuha niya ang towel sa ulo nito at bahagyang pinahid-pahid ang ulo para matuyo ang buhok. Wala naman itong imik sa ginagawa niya hanggang sa natuyo ng tuluyan ang buhok nito. Kumuha siya ng suklay sa vanity at umupong muli sa pwesto at sinuklayan ito. Mine, kung wala bang nangyari sa atin nung gabing yun, kakausapin mo pa ba ako? Biglang tanong nito na dahilan para mapaubos siya. Hindi ko alam, ikaw ba? Tanong niya rin dito na kinatahimik nito. Oo, baka kasi you have something I don't know what. Sincere na sagot nito at sumandal sa dibdib niya. I never feel secure sa mga nakausap kong lalaki. Lahat puro advantages lang ang gusto sa akin. Gusto akong manyakin and all. And that night, I feel that hindi ka ganun. First time kong malasing with a man, sabi pa nito. Tuluyan niya itong pinahiga sa hita niya at tumungo para makita ang kagandahan ng babae. Then why with me? Bakit hinayaan mong malasing ka with me? Tanong niya. Kasi sa pagkakatanda niya
ay ito ang nag-initiate na maglasing since ito ang umu-order ng inumin. Wala, I just feel that hindi mo naman ako aabusuhin at iingatan mo ako pag nalasing. Sagot naman ito at ngumiti. Lumantad ang pantay-pantay nitong ngipin na lalong nagpapaganda sa mga ngiti nito. So, iningatan ba kita sa lagay na yon? Muli tanong niya. Bigla itong tumawa. Parang hindi nga eh. Sagot nito at humagikik pa. Hindi inaasahang hinalikan niya ang dalaga. Smack lang ang halik at pinindot niya ang tungki ng ilong nito dahil namula agad ang mga pisngi nito. Nang bigla siyang hikitin ng dalaga sa batok at sinimsim ng malalim na halik. Una ay wala siyang galaw. Naramdaman niya ang pagpasok ng dila ng dalaga sa kanyang bibig. Tinugon niya ang mga halik nito. Nagsimula lang sa malumanay hanggang sa lumalim ang mga halik na iyon. At napatigil sila nang nauubusan na ng hangin. Tumayo ang dalaga. Pumatong sa kandungan niya at tinitigan ang mukha niya. Maya-maya ay hinawakan ang buhok niya. Hindi mo ba hinanap mga magulang mo? Tanong nito. Hindi na. Bakit pa hahanapin ang mga taong nang iwan? Iritadong sagot niya. Hanggat maaari kasi ay ayaw niyang mapag-uusapan ang tungkol sa mga magulang niya. Open your mind, mine. Maybe may dahilan sila why. Sabi pa nito na malungkot ang mga mata. Dahil sa asar ay pinupog niya ito ng halik sa labi. Mapusok at mapanakit ang halik niya para parusahan ito sa pagtatanong. Pero ang akala niyang susuko ito ay sinabayan pa siya. Lumalaban din ito ng halik sa kanya at yumaka pa ito sa batok niya. At sa halip na umayaw ito sa parusa niya, ay siya pa ang nadala nito sa kung anong hantungan. Sa gitna ng halik ay bigla siyang tinulak nito dahilan para mapahiga siya. At nanatili itong nasa ibabaw niya na nakapatong sa kanya. Maya-maya ay nakaramdam siya ng matinding panggigigil. Hinawakan niya ang magkabilang pig-i nito, nilamutak at nilamas-lamas. Sa init ng katawan niya ay hindi na niya namalayang siya na ang nakapaibabaw sa babae. Habang tuluyan pa rin ang paghahalikan niya. Nagubad si Trix ng pangitaas na damit at natira na lang ang bra nitong yari sa lace na itim. Habang tinitingnan ito, ay hindi mapigilang mag-react ang isang parte ng katawan niya. Sino nga ba naman ang makakatanggi sa babaeng nasa harap niya na maladyosa ang ganda at mala FHM ang katawan? Hinalikan niyang muli ang dalaga habang hinihikit din ito ang kanyang t-shirt pataas. Ramdam niya ang pagdikit ng dibdib nito sa dibdib niya. Sa suot nitong manipis na lace na bra, ay ramdam niya ang dalawang utong nito. Parang may sariling utak ang kamay niya na humihimas at lumalamas sa dalawang bundok nito. Rinig niya na magpakawala ito ng nakakaakit na halinghing. Ipapasok na sana niya ang kanyang kamay sa loob ng pajama nito nang biglang tumunog ang cellphone ni Trixie. San kaya hahantong ang halinghing ni Trixie? Saya? Ye? You kaya? At sino ang tumatawag kay Trixie? Padabog na tumayo si Trix at kinuha ang cellphone. Unknown number ang nakarehistro sa screen. Sa di alam na dahilan, ay kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya gawain sumagot ng mga tawag sa di kilalang caller. Pero sa pagkakataon na yun, ay agad niyang sinagot ang cellphone habang si Axel ay nakatingin lang. At nang makitang nakalantad pa ang kanyang dibdib, ay agad itong tinabunan ng kumot. Hello? Mahina niyang sabi sa cellphone. Anak, Diyos ko, thank you Lord. I thought napahama ka na. Sabi sa kabilang linya. Dad, is that you? Biglang sabi niya nang makilala ang boses nito. Yeah darling, will you record our conversation? I have some important things to say. Sabi nito.
Paus-paus pa ang boses nito. "Okay, Dad, wait a second." Saad niya at kinutingting na ang cellphone para ma-record ang kanilang pag-uusap. "Okay, Dad, you can speak," sabi niya. "Trixie, you have to pay attention. Tomorrow morning, kailangan mo iparinig sa mga otoridad ang mga sasabihin ko. I was kidnapped at the hotel, at si Jafar ang salarin. I managed to escape since I saw Betty, and she helped me. He want me to sign some documents before killing me, pero di ako pumirma. Masamang tao si Jafar, anak. Huwag ka lalapit dun." Babala nito. Rinig niya ang bawat pagsinghot nito na para bang umiiyak ito. "Daddy, where are you?" tanong niya dito. Hindi na rin niya napigilang umiyak sa pag-aalala. "Don't worry, anak. I'm safe. I just need to make sure na walang nakasunod sa akin," sabi nito at pinatay na ang tawag. Umiiyak pa rin siya habang yakap ang cellphone. "Tahan na, Mine. He will be safe. Have faith," sabi ni Axel. Nakapagsuot na ito ng damit. Pinulot nito ang pangitaas niya at ito mismo ang nagsuot nito sa kanya. Nakatulog siyang may mga luha sa mata habang matamang nakatitig si Axel sa mukha ng dalaga at iniisip ang mga pinagdadaanan nito. Nakokonsensya siya sa ginawa niya dito. At bago matulog ay nakapag-isip-isip siya at nagdesisyon siyang ibalik ang 27 million na kinuha niya dito at magpapakalayo-layo sa dalaga para hindi na niya ito masaktan pa. Flashback. Lasing na lasing na ang dalaga nang ihiga ni Axel sa sofa. Pero dahil sa gusto niyang maging mayaman at maging marangya ang pamumuhay, ay nakaisip siya ng masamang balak sa babae. At ang naisip niyang masamang balak ay buntisin ito. Para sa ganon ay sapilitang ipakasal ang dalaga sa kanya. "Promise, Trix, pag naging akin ka at maranasan ko ang karangyaang tinatamasa mo, ay tatratuhin kitang prinsesa at mamahalin kita ng totoo." Bulong niya pa sa dalaga habang hinihimas ang mapupulang pisngi nito. Hindi siya lasing kagaya ng dalaga. Nakalasa siya, oo, pero mataas ang tolerance niya sa alak. Kaya naman, kahit mag-umaga siyang mag-inom, ay hindi siya malalasing. Binangon niya ang dalaga at hinay-hinay na inakay papasok sa loob ng kwarto. Nang maihiga niya ito sa kama, ay tumayo siya at humawak sa baba. Maya-maya ay para siyang turumpong pabalik-balik sa loob ng kanyang kwarto. "Ano ba, Axel? Tigasan ka naman. Babae yan, oh," sikmat niya sa sarili. Tinititigan niya ang dalaga pero ni kunting libog ay wala siyang maramdaman, kundi respeto. Maikli ang suot na dress ng dalaga at sa posisyon nito ng pagkakahiga ay kita na ang singit nito dahil tumaas na ang suot nitong dress. Labas na ang kulay pula nitong tibak na panty at kulang na lang ay lumabas na ang maselang bahagi ng katawan nito. Kita rin niya ang bubong ng suso nito na kahit hindi mo lamasin ay alam mong malulusog ito. Napaihip siya sa hangin at pinunasan ang namumutok na pawis niya sa noo at nilapitan ang dalaga. Hinay-hinay niya itong hinuhubaran. Una ay ang leather jacket nito. Para itong lantang gulay na pahampas-hampas ang ulo sa ginagawa niya. Matapos ay sinunod niya ang dress nito. Lumantad na ang katawan nitong mala FHM model. Ang maliit na telang tanging tumatabon sa katawan nito ay ang ternong panty at bra na kulay pula. Ang kaninang lantang saging niya ay agad na nabuhayan. "Yan, Junior, magpakitang gilas ka," sabi pa niya at bahagyang tinapik ang kanyang pagod na alaga. Dali-dali siyang tumayo sa harap ng dalaga at hinubad ang suot na saplot at tinira ang brief. Agad din siyang pumatong sa dalaga at dinampian ito ng halik sa labi. Patuloy lang ang paghalik niya dito. Ito naman ay tulog lamang. Maya-maya ay napatigil siya nang marinig ang mahinang daing. At nang tingnan niya ang mukha nito, ay nakita niya ang luhang pumatak sa gilid ng mata nito.
para siyang biglang nahabag sa nakita at inatake siya ng konsensya. Napatayo siya at agad na kinumutan ang dalaga para matakpan ang katawan nito. Umupo siya sa tabi nito. Siguro ay nananaginip ito ng masama kaya naiiyak, sabi ng isip niya. Nang maalala niya ang kwento nito kaninang nasa bar sila. Alam mo, kailanman ay hindi ko ginustong maging mayaman. Ang tanging gusto ko lang ay maranasan na may pamilya na kasabay kumain, manalangin at magbanding-banding. Sa tanda kong to, hindi ko pa nararanasang pumunta sa beach na kasama si Daddy. Yung kagaya sa mga pelikula, yung masaya kayo sa beach habang nag-iihaw-ihaw ganon. Sabi ng dalaga, sabay iyak-tawa. Buti ka pa kahit galing kang orphanage pero masaya. Pero alam mo, parang magkaparehas tayo ng sitwasyon, kaya siguro tayo pinagtagpo. Dagdag nito bago tuluyang makatulog sa kalasingan. Pinilig niya ang ulo niya para matauhan. Pinunasan niya ang luha ng kaawa-awang si Trixie. Gagawa na lang siya ng ibang paraan. Unti-unti niyang pinasok ang kamay niya sa loob ng kumot sa katawan ni Trixie at tinanggal ang kabit ng bra nito. Hinay-hinay niyang tinanggal ang bra at panty nito nang iniiwasang dumampi ang mga kamay sa maselang parte ng bahagi ng katawan nito at ni hindi tumitingin. Nang matanggal iyon ay pinagkalatan niya iyon sa sahig at humiga sa tabi nito at tinanggal din ang brief para palabasin na may nangyari sa kanila. Kahit wala naman talaga. Sinubukan niyang matulog ngunit lumipas ang kalahating oras ay mulat na mulat pa rin ang kanyang mga mata. Tumayo siya at sinuot muli ang brief. Kumuha siya ng walis at nagwalis sa makalat na silid. Minuminuto niyang sinusulyapan ang dalaga habang abala sa pagwawalis. Kailangan niyang libangin ang sarili bago pa may magawa siyang masama sa hubad-barong dalaga. Sino nga ba naman ang matinong lalaking hindi titigasan kung may katabing hubad na dalaga? Matapos magwalis ay inarrange niya ang mga libro na nakapatong sa lamesa. At hindi pa siya nakontento, kumuha siya ng trapo at pinunasan ang mga alikabok sa loob ng kwarto para aliwin ang sarili. Natapos niyang linisin ang kwarto, pasado alas 6 na ng umaga. Nagmistula na siyang zombie sa lalim ng eye bag sa mata. At dahil sumisilip na ang liwanag sa kanyang kwarto, ay inalis na ulit niya ang brief at humiga sa tabi ng dalaga na anumang oras ay magigising na. Hindi nga siya nagkamali. Ramdam niya ang paggalaw nito sa kama makalipas ang ilang minuto ng paghiga niya. Nagtulog-tulugan na lamang siya at hinintay kung anong magiging reaksyon nito pag nalamang pareha silang hubot-hubad sa kama. End of flashback. Napangiti si Axel nang maalala ang reaksyon nito nang makita ang gising na ari niya. Pulang-pula ang mukha nito na parang kamatis. Kinabukasan ay maagang nagising si Trixie dahil nga sa misyong binigay ng kanyang ama. Kinuntak niya agad ang number na ginamit ng ama nang nagdaang gabi, pero hindi na iyon nagri-ring. "Wake up, mine," sabi ni Trixie habang niyuyugyug ang tulog na si Axel. "We have a lot of things to do," sabi pa niya. Naalimpungatang tumayo si Axel at dumiretso na sa CR para maligo. Mabilis ang mga naging kilos nila. Bago umalis ng mansyon, ay naisipan nilang mag-almusal muna dahil marami silang aasikasuhin. Habang kumakain, ay pumasok sa kusina si Jafar. May dala itong baso na may wine. Agang-aga ang paglalaklak nito. Marahil ay stress ito dahil sa nakatakas ang kanyang ama. Bigla siyang napatawa na hindi nakaligtas sa pandinig nito. "Happy Pumpkin? But if you hear my news, I don't know, baka masaktan ka," sabi nito na naka-green. "Whatever, wala akong dapat pakinggan sa'yo, dahil kahit ano pang sabihin mo, ay hindi ako maniniwala sa'yo," sabi niya at pinaikutan pa ito ng mata. "Talaga ba, Trixie? Oh, ang naive naman yan.
Kahit ba tungkol ito sa lalaking yan sa tabi mo? My poor pumpkin, sabi nito at biglang humalakhak na parang demonyo. Ano kaya ang ibubulgar ni Jafar tungkol kay Axel? Malalaman na kaya ni Trixie ang ginawang panggagamit ni Axel sa kanya? Napika si Trixie sa tunog ng tawa ni Jafar, kaya tiningnan niya ito ng masama. Wait for the authorities to pet you, Tito. Sabi niya na pinagdiinan talaga ang salitang Tito. Whatever, parang kailangan mo mag-aral kumilatis ng tao, pamangkin. Sagot naman ito na nakikipagsukata ng tingin sa kanya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Don't use your sweet tongue to me. And stop lecturing me. You're wasting my time. Maarting sabi niya, that man is leeching you. Pinipirahan ka lang niya. Sabi nito, sunod ng mga tawa. And, akala mo maniniwala ko? Sabi naman niya, hindi siya naniniwala sa demonyong si Jafar. Pero nang tiningnan niya si Axel, ay bigla siyang kinabahan. Nastatwa ito at tagaktak ang mga pawis sa noo. Binalik niya ang tingin sa kanyang tito at may hawak na itong cellphone. Maya-maya ay may pinlay itong audio recording. Yes, Sophie, I'm about to reach my goals. Magiging mayaman na ako. Malapit na ako magbukas ng real estate company. Boses ni Axel. Talaga, Axel? Aba, ang galing mo naman. San ka naman kumuha ng panimulang puhunan? Sa klase ng trabaho mo ay hindi ka naman magkakapera ng gaanong malaki, sabi ng babaeng kausap nito. Ako pa ba? Siyempre mautak ata to. Huwag ka mag-alala. Sa unang kita ng kumpanya ko, kukunin kita sa bahay ampunan. Saad ni Axel na kina-excited naman ang kausap nito. Talaga, Axel? Salamat. Kahit tagalinis lang ng bahay mo o kaya naman janitress ng kumpanya mo. Alam mo naman, wala din akong natapos kaya hanggang dun lang ang kaya kong gawin. Sabi nito, ano ka ba, Sophie? Hindi ko naman hahayaang gawin kang ganun. Sabi ni Axel, umamin ka nga sa akin, Axel. Hindi ka naman gumawa ng masama, no, para makuha mong magkaroon ng puhunan? Sabi ng kausap nito, hindi naman. Ginamit ko lang ang karisma ko. Mayroon kasi akong nakilala na sobrang yaman. Kunting akit lang, kumagat na. At handa na ibigay sa akin lahat ng kayamanan niya. Sabi ni Axel at mahinang tumawa. End of recording. Naiwang nakanganga si Trixie sa narinig. At biglang padabog na tumayo. Hinarap si Axel at agad na binigyan ng tumataginting na sampal. Tell me now na hindi yun totoo at gawa-gawa niya lang yun. Sigaw niya sa lalaki. Bigla namang nagpakawala ng malakas na halakhak si Jafar. Nanatiling nakayoko at tahimik si Axel. Sapat na iyon para masagot ang katanungan ni Trixie. Muli niya itong sinampal. How could you? I trusted you. Sigaw niya ulit at nagtatakbo palabas ng mansyon. Kinuha ang sasakyan at pinaharurot iyon. Pagkasabi pa lang ni Jafar na may sasabihin ito sa pamangkin, ay nakaramdam na si Axel ng kaba. Handa naman siya at nakapagdesisyon na siyang sabihin sa dalaga ang totoo at lisanin ito. Hindi niya inaakalang malalaman pa ito ng ibang tao at maere-record pa ng ganun. Naalala niya ang panahon na nirecord iyon. Kausap niya ang kababatang si Sophie, ang kanyang unang pag-ibig na naiwan niya sa bahay ampunan. Nasabi niya lang naman iyon ng araw na iyon dahil giliw na giliw siya at hindi pa siya nahuhulog kay Trixie. Hindi niya naman inasahang mahuhulog siya at mamahalin niya ang dalagang ang akala niya lang ay gagamitin niya para sa kanyang pangarap. Naiwan siyang mapula ang mga pisngi dahil sa mga sampal ni Trixie. Dali-dali siyang umakyat sa kwarto para kunin ang mga gamit. Bago umalis sa mansyon, ay inipit niya ang tseke sa ilalim ng una ng dalaga. Habang nasa sasakyan, ay umagos ang luha ni Trixie. Sa sunod-sunod na problema niya sa buhay at ang mga taong pinagkakatiwalaan niya,
lahat nawala na parang bula. Mga taong kinakapitan niya at pinaghuhugutan niya ng lakas ng loob. Parang patuloy na sinasaksak ng patalim ang kanyang dibdib. "Ngayon lang, Trix, lakasan mo ang loob mo," sabi sa sarili at pinunas ang mga luha sa mata. Dinala siya ng kanyang paa sa presinto. Ginawa niya ang inutos ng kanyang daddy ng mag-isa. At umuwi siya sa mansyon kasama ang mga pulis para aristuhin ang kanyang titong si Jafar. "Magbabayad kayo ng daddy mo, mga sakim, kinuha niyo na lahat," sigaw nito habang hinihila ng mga pulis. Wala nang anumang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Nang makalabas ang mga pulis, ay sinara niya ang pinto at naglakad papasok ng kwarto. Bago pumasok sa kwarto, ay humugot siya ng malalim na hininga. Nang mabuksan niya ang pinto at matukoy na wala na doon ang binata, pati mga gamit nito, ay tsaka siya humagulgol, humiga sa kama at niyakap ang sarili habang patuloy ang pag-iyak. Umaasa siya sa kanyang puso na madadatnan pa niya ang binata at magpapaliwanag ito sa kanya. Lalo lang siyang nakaramdam ng galit sa lalaki. "I will make you taste the hell," bulong niya. Hindi na namalaya ni Trixie na nakatulog na siya. Nagising na lang siya sa tapik sa kanya. "Anak, wake up na," sabi ng kanyang daddy sabay ng tapik sa pisngi. Nang maulinagan niya ang boses ng ama, ay agad siyang napabangon at yumakap sa ama. "Daddy, you're back. I'm glad you're safe," sabi niya habang nakayakap dito. Hinawakan siya nito sa balikat at pinunasan ang kanyang luha. "Palaiyak ka rin pala, anak. Kagabi pa ako, hindi na kita ginising dahil tulog na tulog ka. Sorry, anak, nag-alala ka ng sobra," sabi nito at hinawi ang magulong buhok niya at nagyakap silang dalawa. "Tara, sabay na tayong mag-breakfast," sabi nito at inakay siya. Siya naman ay parang bata na humawak sa braso nito at nagpadala sa kusina. Habang kumakain ng umagahan, ay napansin niya ang babaeng naghatid ng ulam nila. Walang iba ito kundi si Betty. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang na mag-serve ito sa kanila. Hindi kagaya ng kaugaliang palagi itong kasabay sa pagkain. Maya-maya ay suminyas ang daddy niya sa babae at pinaupo ito sa tabi niya. "Nak, forgive her. Inamin na niya sa akin ang totoo," malumanay na sabi ng daddy niya. "I can forgive her, but trusting her again is another story," mataray na sabi niya at tiningnan ito na nakayuko lang at may luha sa mga mata. "I'm sorry, Trix. Nabulag ako. Naniwala ako kay Jafar na mahal niya ako at ginagawa niya iyon para sa amin. Pinagsisisihan ko na naman yun, Trix," sabi ni Betty at humikbi. "Siya ang tumulong sa akin para tumakas. Simula nang mahuli mo siyang kasama si Jafar at nakita niyang nagalit ka sa kanya, ginawa na niya ang lahat para matukoy kung nasaan ako. Personal niya akong pinuntahan, anak, at nang makatakas ako ay sinundan niya pa rin ako at sinamahan sa pinagtataguan namin. 2 araw kaming walang makain. At anak, kahit pwede naman niya akong iwan mag-isa, hindi niya ginawa dahil gusto niyang makabawi sa'yo." Mahabang kwento ng kanyang ama. Tiningnan niya ito at agad na niyakap at humikbi na rin siya. "I'm sorry, Trix," paghingi nito ng paumanhin. "No, no, thank you, Betty. I thought you were with him at akala ko gusto mo talaga kaming mapahamak," sabi niya dito. "Oh, tama na ang drama, kain na tayo. Dapat talaga hindi kayo nag-aaway para na kayong magkapatid," sabi ng ama niya. Pinagsaluhan na nga nila ang umagahan. Lumipas ang mga araw, wala nang salot sa pamilya niya dahil nakakulong na ang salot. Nag-hire na rin ang daddy niya ng mga bodyguard. Bumalik na siya sa dating Trixie at patuloy nang kinalimutan ang lalaking si Axel. Gabi-gabi siyang nagka-club tulad ng dati. Nagpapakalasing at pag nalasing na,
ay inuuwi siya ng dalawang bodyguard na tagabantay niya. Isang gabi habang nakakarami na siya ng margareta, ay may naaninag siyang anino ng lalaki. At hindi siya maaaring magkamali. Ang tindig na yon, ang laki ng katawan na yon, ay si Axel. Agad siyang napatayo at dahil medyo lasing na siya, ay muntika na siyang matumba. Pero kahit madilim sa loob ng club, ay naaninag niyang nagtangkang lumapit ang lalaki sa kanya. Nang tumunghay siya ay umatras ito. Siya naman ay naglakad palapit dito, pero patuloy ito sa pag-atras. Mabilis ang kilos nito, at siya ay pagirigiring hinahabol ito. "Mine? Mine? Mine!" sigaw niya habang mabilis na humahakbang. Nang bigla siyang matisod at mapabagsak sa sahig, kita niya ang paghinto nito sa paghakbang at ang sigaw nito, "Please help her!" Nagising si Trixie sa malambot niyang kama. Pagmulat niya ay napaupo agad siya at inalala ang nangyari ng nagdaang gabi. Hindi siya maaaring magkamali. Si Axel ang lalaking iyon. Uminit ang mga mata niya at unti-unting namuo ang mga luha. Miss na niya ito nang bumukas ang pinto. "Trix, I'm about to wake you up," sabi ni Betty at pumasok sa kwarto. Lumapit ito sa vanity niya at may kinuhang papel. "Trix, oh, nakita ko sa ilalim ng unan mo kahapon," sabi nito at inabot sa kanya ang sobring puti. Binuksan niya iyon at tumambad sa kanya ang cheque. Iyon mismo ang cheque na binigay niya kay Axel para panimula sa gagawing negosyo. Kasama nun ay sulat. Mahinang binasa niya iyon. "Hi, Mine. Wala na ako habang binabasa mo ito. Gusto kong aminin lahat dito ang pagkakamali ko at kasalanan ko sa'yo. I was that dumb at walang kwentang tao, using other people in order to succeed in life. But nung nakilala kita, parang unti-unting nag-iba ang pananaw ko sa buhay. Noong unang nakilala kita, plano ko talagang pirahan ka para makaangat sa buhay. Pero maniwala ka man at sa hindi, Mine, sa araw-araw na kasama kita, na-realize ko na hindi ka basta-basta dapat ginagamit lang. Unti-unti kitang minahal. Kaya ginagawa ko ito, ayokong magalit ka sa akin habang buhay. Mag-iingat ka palagi. Mahal kita at handa kitang bantayan palagi. Sorry." Laman ng sulat. Nang matapos niyang basahin iyon ay agad siyang napasinghap. "Oh, okay ka lang ba?" sabi ni Betty at lumapit sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. "Oo, okay lang ako," sabi na lang niya. Matapos niyang malagay ang cheque at sulat niya sa ilalim ng una ni Trixie, ay nilisan na niya ang mansyon ng walang lingon-lingon. Habang nakasakay sa bus, ay tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya yung kinuha na nagbabaka sakaling si Trixie ang tatawag at hihilingin ang kanyang pagbalik. Pero nang tingnan niya ang screen, ay ang kababata niyang si Sophie ang tumatawag. Ayaw man itong sagutin ay kinuha na lang ito. "Hello, Axel, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko," sabi ni Sophie sa kabilang linya na puno ng excitement. "Ano ba yan, Sophie? Maya na tayo mag-usap pagdating ko dyan. On the way na ako." Walang ganang sabi niya. Plano niya kasi talagang pumunta sa bahay ampunan para ikwento kay Sophie ang mga kaganapan sa buhay niya. Isa kasi ito sa nagpapaluwag ng dibdib niya at napagbubuhusan niya ng sama ng loob. "Nako, Axel, tamang-tama, pupunta ka dito. Wah, hindi na ako makapaghintay," sabi na naman ito sa kabila ng mga tili. "Maghunos-dili ka nga, Sophie. Ano ba kasi yun? Diretsuhin mo nga ako," naiirita na niyang sabi. "Basta bilisan mo na," saad nito. "Sasabihin mo ba o hindi? Hindi na lang ako tutuloy," sabi niya para sabihin na nito ang kinakagiliw. "Halawag, tumuloy ka. May mga importanteng taong naghihintay sa'yo dito." "Sophie," sabi niya, tanda iyon na galit na siya. "Axel, may naghahanap sa'yo dito.
nandito ang mga magulang mo. Sabi nito na kinatulala niya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Sige na, bilisan mo ha. Sabi pa nito at pinatay ang tawag. Matapos ang 28 years, ay tsaka lang siya naisipang hanapin ng kanyang mga magulang. Ano kayang klaseng magulang ang mga ito? Habang sila ay masaya, hindi kaya nila naisipan kung kumakain ba ako? Kung masaya ba ako sa mga oras na iyon? Bakit hinayaan nila akong lumaking nangungulila at wala sa pangangalaga nila? Hindi ba ako worth it ng oras nila? Ilan lamang yan sa mga katanungang namuo sa utak ni Axel habang nagbabiyahe. Sa kabog ng dibdib niya ay hindi niya malaman kung na-excite ba siya o nagagalit sa mga oras na yon. Pero isa lang ang sigurado siya, magkakapamilya na siya sa araw na iyon. Pagdating niya sa gate ng bahay ampunan ay sinalubong agad siya ni Sister Lourdes, ang madreng nagpalaki sa kanya na tinuring na niyang ina. Agad siya nitong niyakap, "Kaawaan ka ng Diyos anak," sabi nito at inakbayan siya. "Anak, matutupad na ang wish mo noong 7 years old ka. Naaalala mo ba noon na tuwing nagdadasal tayo, bago ka matulog ang palagi mong isinasambit ay, 'Panginoon, sana po ay sunduin na ako ng mama at papa ko.' Ngayon anak, medyo na late lang si Lord pero tinupad na niya ang panalangin mo." Maiyak-iyak nitong sabi at niyakap siyang muli. Hindi na rin naiwasang tumulo ang kanyang mga luha. "Sister, hindi po ba masyado ng late? Napagdaanan ko na lahat ng sakit, lahat ng pighati, hirap at pagsubok sa buhay. Na sana kung nandyan sila ay sila ang aking katuwang. Hindi po ba naging unfair sa akin ang Diyos?" Saad niya na puno ng dalamhati ang boses. "Anak, hindi. May plano ang Diyos para sa'yo. Palagi mong tandaan na hindi man natupad ang mga panalangin mo ng mas maaga ay hindi ka na mahal ng Diyos. May mga dahilan siya sa pagpaparana sa'yo ng mga pagsubok, anak. Basta tandaan mo na huwag kang magtanim ng galit sa iyong puso at buksan mo ang iyong puso para sa kanila." Makahulugang sabi ng madre. Pinunasan nito ang luha niya at inakay siya papasok ng kumbento. Pagpasok nila ay agad na napatayo ang dalawang tao sa harap ng isa pang madreng si Sister Presi. Kung titingnan niya ang mga ito at tatansyahin ang edad ay nasa 50 anyos na ang mga ito. Lumapit siya kay Sister Presi para magmano. "Bless you anak, kumusta ka?" sabi nito. "Okay naman po sister," sagot niya at ngumiti. "Axel, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Meet your parents, Mrs. and Mr. Ferrer," sabi ulit nito at tinuro ang mag-asawa sa harap niya. Lumapit ang mga ito sa kanya at niyakap siya. Siya naman ay sumasabay sa agos ng tubig. "Malaki ka na, 3 buwan ka noong huli kitang nahawakan," sabi ng babae at umiiyak. Agad naman itong dinaluhan ng lalaki at tinapik-tapik ang likod. "Son, finally, we found you after several years," sabi ng kanyang tatay. "Hinanap niyo ba talaga ako?" mapait niyang tanong. "Oo anak, after that maid took you, we are desperately finding you kung saan sa ang sulok ng Australia. Hindi namin naisip na dito ka sa Pinas din nila at sa kasulok-sulukan pa ng Quezon katinapon ng mga hayop na alagad ng lolo mo," sabi ng ama niya at niyakap siyang muli. Nangunot ang noo niya dahil hindi niya naintindihan ang sinasabi nito. Napansin naman siya nito, kaya nagsimula itong magkwento. "Sekreto ang relasyon namin ng mama mo. Dahil nakatakda na akong ipakasal sa iba ng lolo mo, kaya naisipan namin ng iyong mama na bumuo ng isang biyayang magbubuklod sa amin para hindi na nila kami mapaghiwalay. At yun nga, nabuo ka namin anak. Salamat sa Diyos. Nang mabuntis na ang mama mo, ay lumayas na ako sa puder nila at sinamahan ang mama mo sa kanyang apartment. Ginipit ako ng lolo mo. Walang tulong na dumating
simula nang malaman nilang buntis si Vina. Kumayod ako, kami ng mama mo, para ma-provide namin ang lahat ng kakailanganin sa pagsalubong sa paglabas mo. Pero dumating sa puntong lahat ng pinapasukan kong trabaho ay kinausap ng lolo mo para hindi ako tanggapin. Nawala na kami ng choice at lumapit sa kanya. Bumalik ako sa kanila kasama ang mama mo. Noong una ay mabuti pa ang lahat, hanggang sa humiling ako sa kanila na ipakasal kami bago kailuwal. Pero ayaw ng lolo mo, hindi siya pumayag. Ang dahilan ay keso, ayaw niya daw mapahiya sa kanyang mga kaibigan na nakabuntis ako kaya ako natali. Kaya naman, inintindi ko ang side niya. Pinagpaliba namin ang kasal at naging abala sa iyong pagdating. At nang dumating ka na, ay naging maayos na ang lahat. Hanggang isang araw, ay may kinuhang yaya ang lolo mo para daw hindi maging mahirap para sa amin ng mama mo ang pagbabantay sa iyo. Kahit labag sa loob namin, ay hindi na kami nagreklamo. Lumipas ang mga buwan na okay naman, hanggang sa bigla ka nalang nawala at dinala ng yayang iyon. Sobrang naparanoid ang iyong mama sa iyong pagkawala. Sinuyod namin ang Australia pero hindi ka namin natagpuan. May mga panahong sumuko na kami at hindi na nagbakasakaling makikita ka pa, anak. Umuwi kami dito sa Pinas para makaalis sa puder ng lolo mo at pinutol ko lahat ng kaugnayan ko sa lolo mo. Hanggang noong nakaraang buwan, bago siya tuluyang pumanaw, ay tumawag siya sa mama mo at sinabing dito ka sa Pinas dinala. Hinalughog namin ang mga bahay ampunan, anak, at dito ka pala sa Sky Orphanage makikita. Mahabang kwento nito at nagpasalamat sa mga madre na puro maluha-luha sa kwento ng kanyang ama. Anak, kukunin ka na namin dito. Tara na sa bahay natin, sabi ng kanyang ina at hinawakan siya sa braso. Hindi na ho ako dito nakatira, sa Manila na ho, sagot niya dito. Sumama ka na sa kanila, anak. Sulitin niyo ang mga panahon, sabi naman ni Sister Lourdes at ngumiti. Matapos pa ang ilang usapan, ay nagpaalam na siya sa kaibigang si Sophie. Axel, buti ka pa hinanap ka ng mga magulang mo. Ako kaya, hahanapin kaya ako? Malungkot na sabi ni Sophie. Huwag ka mag-alala, Sophie. Kukunin kita agad dito. Kukumbinsihin ko sila mama at papa pag uwi namin sa Manila. Pangako niya dito. Habang nasa sasakyan pa uwi ng Manila, ay hindi maiwasang humanga ni Axel sa loob ng sasakyan. High Ace van iyon, pero personalized ang interior, kaya naman mapapanganga ka talaga. At ang matindi pa doon ay may driver ang kanyang mga magulang. Hindi tuloy niya maiwasang mag-isip na baka yayaman na siya. Nakatulog siya sa buong biyahe at nagising siya nang papasok na sila sa gate ng malaking bahay. Nagpalingalinga siya sa paligid. Namataan niya ang isang pool sa dulong bahagi ng spasyo ng garden. At nang tingnan niya ang bahay, ay three-story bungalow type iyon. Tara na, anak, sabi ng kanyang ina at hinawakan siya sa kamay. Pagpasok sa main door ay ang eleganteng chandelier ang sasalubong sayo. Nang mapatingin siya sa kalagitnaan ng sala, ay may malaking larawan doon ng isang sanggol. Nang mapansin ng ina ang tinitingnan niya, ay nagsalita ito. Ikaw yan, yan lang ang nag-iisang larawan mo na natabi namin ng papa mo. Dahil kasama ng pagkawala mo, ay pinagsusunog din nila ang mga litrato mo. Malungkot na sabi nito. Nasaan ho ang mga kapatid ko? Tanong niya na nagpalinga-linga. Dahil simula pa kanina sa sasakyan, ay inaapuyan na ang puwet niya at excited na ma-meet ang mga kapatid. Anak, nag-iisa ka. Simula ng inanak ka, ay nagkaroon ako ng sakit sa matres at hindi na binayayaang magkaroon ka ng kapatid, sabi nito at ngumiti. Okay lang naman iyon, anak. Ang importante ay nandito ka. Sapat ka na sa amin ng papa mo, dagdag pa nito.
Ma'am, naghihintay nga ho pala si Sir Yap sa sala. Saad ng babaeng nakasuot ng pangkatulong na damit. Oo, sige yaya, papunta na si Sir mo. Narinig nila ang yapak ng papa niya nang bigla siyang napaisip. Dahil pamilyar sa kanya ang apelyidong iyon. Lika anak, ipapakilala kita sa kaibigan ko na kasosyo natin sa negosyo. Sabi ng kanyang ama at inakbayan siya. Amigo, I'm glad you're safe and sound. Iba talaga ang masamang damo, matagal mamatay. Humahalakhak na bati ng kanyang ama sa lalaking nakatalikod sa kanila. Nang lumingon ito, ay agad siyang kinabahan. Proudly to introduce you my son, Axel. Dagdag ng ama niya na parang galak na galak sa kanya. What? He's your son? Bulyaw ng papa ni Trixie. Lumiliit na ang mundo para sa kanila ni Trixie. Maiiwasan pa kaya niya ang dalaga?